Magandang gabi po sa lahat ng muli na nag-aabang sa aming mga Facebook live streaming debate. Narito muli ang dalawang magkaibigan na nagkasundo sa paksang kanilang patutunayan na kung sino ba ang tunay na Diyos, ang Diyos ba na Allah na mula sa Quran o ang Diyos ng Biblia na mula sa ang Diyos ng Biblia na ito nga ay ang Holy Trinity. Ang mag-uusap sa tagpong ito ay si Mushib mula sa Islam at ang panig naman ng Katoliko, Mr. Alvin Gitamundo. No? Muli tayo nagpapaalala sa ating mga masusugid na tagapanood ang Facebook live streaming debate dito sa discussion debaters convention group ay patuloy na nagkakaroon ng mga ganitong usapan. Sino man nagnanais na gustong sumali dito, mag-comment at mag-follow lamang, mag-join sa aming group at isasali namin kayo. Ang rules na isasagawa at susundin ng bawat isa sa tagpong ito bilang pagsasaayos ng kanilang debate ay ang mga sumusunod. Number one, kung categorical question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Ikalawa, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Ikatlo, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Ikaapat, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Ikalima, ang debater na makakatanggap ng tatlong warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng isang minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng isang minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Ika-anim, out of the topic or not accepted. Ikapito, no side comment. Ikawalo, no unpro attitude. Ikasyam, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating gagawin. Ang mga nabanggit sa itaas na rules bilang pagsasaayos sa debating isasagawa ay susundin po ba ng dalawang panig? Sa parte po ng Islam, sumasang-ayon po ba sa rules na bilang pagsasaayos? Pakisagot lamang po ng yes. Yes. Okay. Sa parte po ng Katoliko, Mr. Alvin Gitamundo, sa lahat ng nabasang rules sa itaas, kayo po ba ay susunod? Yes. Okay. So, maliwanag na nagkasundo ang dalawang panig. Ito lamang ay usapang mga magkakaibigan po online. Ang paksang pag-uusapan, sino ang tunay na Diyos? Ang Diyos ba ng Quran na si Allah o ang Diyos ng Biblia na ang Holy Trinity by Catholic? So, bibigay na po natin ang pagkakataon sa unang yugto ng present. In which there was guidance and light confirming the Torah that had come before it, and a guidance and admonition. Why not?
Mayroong maingay, mayroong maingay. Order, at the time, at the time muna, at the time. So, makikisuyo lamang kami, ano po. Para po sa mga nandito sa group chat ngayon, group call, may nag-uusap, maaaring paki-silent lamang lahat ng mga makikinig. Kung hindi po muna magsasalita at hindi muna makikinig ng maayos sa ganitong tagpo, pwede pong sa live na lang po kayo makinig. Ano ho? Bilang paalala, ang tagpong ito ay usapan sa pagitan ng Katoliko at ng Islam. Sa pagitan ng Katoliko, Mr. Alvin Gitamundo, which is stand is the true God of the Bible, the Holy Trinity. No? Sa kabila naman, si Mr. Mushin ng Islam na ang Allah sa parating ito. Ngayon, para maging maayos ang presenta, may ingay pa. Sige, i-trace na lang natin. May ingay pa. Ay, pumapasok ko na ingay. O, sige, i-trace na lang natin. Isa-isayin natin. Naka-silent ba si Musib? Paki-respond lang. Walang nagre-respond kay Musib. May ingay pa eh. Saan kayo galing yun? May nag-uusap? Babae at bata? Walang maingay dito sa akin, bro. Wala. Wala. Hey, Steve Jones, Sandoval, Bro Steve, may maingay ba dyan? Paki-silent lang muna. Hi, Prince Roger. Rain, paki-silent. Malakas ang ingay. Bro Rayan. Paki-silent lang muna. Or else, aalisin muna namin lahat na ang nandito. Isa-isahin natin. Ibabalik na lang mamaya. Ano? Kay Rayan. Sige, alisin muna natin si Rayan. Baba muna, Brad Rayan. Doon ka muna sa monitor. Makinig lang doon sa monitor. Alisin na muna natin si Rayan. Sipain muna. Then, wait lang at alisin ko muna. Pakibalik na lang, Pastor Ferds. So, ayan, nawala na si Rayan. Nawala na ba? Okay na. I-reset na lang. I-reset na lang natin yung time mo, Bro Alvin, para maging malinaw, no? So, 10 minutes, timer starts. Now. Bro Alvin? May, nawala naman ang signal. Hello? Yes, I'm dito na ko. Yes. Yes.
Yes. Continue na tayo, Mr. Okay. Moderator. Yes, i-reset natin yung time mo. Mag-uumpisa ka na. 10 minutes. Yung time mo, Bro Alvin, mag-uumpisa ka na ngayon. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, I quoted Quran, Al-Maida, Surah 5, Ayat 46. And we gave him the gospel, Injil, in which there was guidance and light, confirming the Torah that had come before it, a guidance and admonition for the God-fearing. Sa Al-Maida, Surah 5, Ayat 44, about the Torah, in it was guidance, Allah said, and light which the prophet. With, as did the rabbis and the priests, to them was entrusted the preservation of the book, and they were witnesses to it. Surah Al-Maida 5, Ayat 44. Kaya tanggap naman ito ng kapatid natin si Mushib sa Islam at ang buong kamusliman, ang Injil, ang Gospel at ang Torah. So, no debate. Now, dito sa loob ng Quran, does it allow the possibility of persons, not only the plurality of man. Indeed, we have granted you, so pray to your Lord sacrifice. Indeed, your enemy is the one cut off. Surah chapter 108. Sabi dito ng isang Muslim scholar, The Eternal Challenge, A Journey Through the Miraculous Quran by Dr. Abu Zakaria. This is a standard book for Muslims. In this chapter, Surah chapter 108, there is a change clearly from the first person plural we. Listen well, first person plural we, meaning plurality of persons, to the second. Hello, hello, hello. At the time muna. Person singular, your Lord. The use of we admits the possibility of plurality not only in majesty and power and ability of God, but also person. So that is clear. Page 83 again, Dr. Abu Zakaria of the book The Eternal Challenge. Now the standard catechism of the Quran in the tenets of faith, a primer to the orthodox Muslim creed, the creed of Al-Sunnah wal Jama'ah by Sheikh Muhammad Ibn Sa'ali al-Uthaymin in pay. Hello. That we get some Allah, we can read. Let us just read this. A standard catechism of Muslim Islam, the attributes of Allah. That Allah, we believe that Allah exalted also a face noble and majestic. Surah Ar-Rahman, Surah 55, Ayat 27, 55, verse 27. And there will remain the face of your Lord, second person, singular Lord, face, merong mukha, possessing majesty and honor. Bro Alvin? The two generous and great hands. Surah Al-Ayat 64. Putol-putol po yung pwede. No, both his hands are wide open. Bro Alvin, mag-reconnect ka muna bro kasi napuputol. Cut the time muna bro. Hello bro Alvin. Bro Alvin, cut the time muna. Hello, hello. Subukan clear ba ngayon? Clear ba? Hello, hello. Oh, nawawala yung... Narinaw naman kayo dyan. Hindi, sa'yo yan. Naririnig po kayo lahat dyan. Yes, yes, pero sa iyo ngayon, okay, napuputol, na. Napuputol. Ah, sige, sige. Mag-uumpisa. Hanggang ngayon, putol pa rin? Time is resume. Magpapatuloy ka na, okay na. Bro Alvin? Hindi, nag-reconnect muna daw siya. Hello, clear na ba? Yan, yan, yan. Hello. Okay, sige. Okay. Balik ako ulit ha, para diretso na tayo. Sabi dito sa page 25, sa Tenets of Faith, by Sheikh Muhammad Ibn Sa'ali Al-Utaymin,
page 25 in Surah Al-Maida 5:64, we believe that Allah the Exalted has two. Lord, Surah 5:27, no, both his hands are wide open and his hands how he pleases. Surah Al-Maida 5:64. We believe that Allah has two real eyes. Meron ding dalawang mata si Allah. Dito Allah, the exalted statement. Uhud 11:27, build the earth under our eyes as we reveal. So, ayan, meron din palang personification si Allah. May kamay, may mata, at may mukha. So, sa mga Christian commentators, Allah has a son even in the Quran. Although the pagan sons and goddess of Allah in Surah 53:17-24, in another verse also in the Quran, in Surah 19:19-20, sabi dyan sa Maryam, sa Surah chapter 19:19-20, sabi ni Angel Gabriel, Jibril kay Maria, kay Maryam, Mary, you have Allah has a gift of a son from Allah to you. Meron daw na regalo si Allah na anak. Ibibigay niya. Bro Alvin? Yung anak ni Allah. At the time. Yun yung may mata, may mukha, at may kamay. Kaya yung isa almasi sa Surah 3:45, isa almasi, alima to Allah, salita ni Allah na hindi magbubulaan ang anak ni Allah, ibin Allah, sa Arabic pa. Alima to Allah, hindi lang si Jesus, alima to Allah, salita ni Allah, kundi he is also from the spirit of Allah, ruwak Allah, na isa almasi. Sa kalimat wa Allah, kundi Jin Allah, Son of Allah, Surah 19:20, kasi dito sa surah kanina binasa ko, may mata si Allah, Surah 11:27, meron siyang kamay si Allah, Surah Al-Maida 5:64, at meron siyang mukha, Surah 55:27, kaya kumpleto. Meron din siyang espiritu si Allah, kasi dito sa Eternal Challenge by Dr. Abu Zakaria, napakaliwanag dito that the Holy Spirit, actually, wala ditong name na Angel Jibril. Pero Angel Jibril sa Holy Spirit in the Quran. But actually, in Arabic, walang Angel Jibril in the Quran. In the Quran, it is the Holy Spirit. Sinabi dito, it is only the Holy Spirit, not Angel Jibril. So let us read here, according to Dr. Abu Zakaria about the Holy Spirit, Surah 17:85. Prophet, they ask you about the Spirit, meaning the Holy Spirit, capital S. Mahina talaga yung signal ni Bro Alvin. It's part of my Lord's domain. Ibig sabihin, part of Allah is the Holy Spirit, the Ruach. O Allah, is also part of Allah. Bro, you have only Alvin. Been given a little knowledge. Surah 17:25. It is very clear. Naririnig mo ba ako, bro? Affirms. Tatat muna natin yung time mo. Hindi ka masyado malinaw sa mga audience natin. Kasi napuputol, bro. Hello, siguro, itry muna, bro. Itry mo mag-open cam, bro. Kung kaya malinaw mo. Po kayo dyan, naririnig lahat. Yes, malinaw kami dyan, pero ikaw yung hindi malinaw, paputol-putol, parang nawawala yung signal mo ba, kumbaga. Uh-oh. Example, ayan. Straight 1 minute salita, tapos nawawala siya, ayan. Parang meron 10 seconds yan. Uh-oh. Sige, try mo bro. Sige. Okay. So here, as you see here in the video, good, may video ako para makikita yung libro ko, it is very clear. At the Holy Spirit, dito si Angel Jibril, kasi wala nakasulat sa Surah 17:18 sa Quran, Prophet asked you about the Spirit. Say the Spirit is part of my Lord's domain. So second person yung Lord, singular, tapos the
Nawawala si Bro Alvin. Allah. So, merong Ibn Allah, the son of Allah, na may mukha, na may kamay, may okay, na may na. Mata. Mga talata ko kanina sa Quran. Oh. Huwag ka muna tumawa, Brad Musib, kasi mga Christian scholars dito na nag-aral ng Quran. So, mahil also respect the Christian scholars and even the Muslim scholars who affirm the plurality of persons in the Quran according to Surah 108. No? So, napakaliwanag dito. The Ruwak Allah, Surah 1785, is part of Allah. The Ruwak Allah. Allah is also Allah. Ruwak Allah is also Allah. The spirit of Allah is also Allah. Wala ka naman ng ibang persona ang Ruwak Allah. Kung hindi siya Allah mismo, spirit niya yan eh. Surah 1785. Yung gift of a son to Allah, to Maryam from Allah, Ibn Allah. Yun yung ang son dun eh. The word son in Arabic is Ibn, meaning son of Allah. So he's also the spirit from Allah and the kalimat to Allah. Meaning, the word of Allah is himself, if he is a person, is... ...sahan, kasi galing kay Allah. Allah cannot give a son to Mary if he doesn't love a son in the first place. Kaya, napakaliwanag dito. So, may ama, yung Allah, we, no, sa Surah 108, we... Tapos meron naman siyang anak, Ibn Allah, Surah 19, Maryam, Surah chapter 19, verse 19 to 20. Meron naman siyang Ruwak Allah, Surah 1785. Tapos sabi naman dito ni Dr. Abu Zakaria, the first person plural of we every time, the whole of Quran. Referring to Allah, it is first person plural. Bro Alvin, i-off ko na lang siguro ang video. I'll call back, Mr. Moderator. Paputol-putol yung boses mo. Hindi masyado naiintindihan ng mga audience natin, lalo na kaya Bro Musib, no? Change location ka kaya, Bro. Oh, I'll call back, Mr. Moderator. Change location ka, Bro. Pwede ka pa siguro mag-change location para mas malinaw yung dating mo sa amin. Teka, pagbalik niya. Sabihin natin. Nasasayang yung paliwanag niya, hindi na. Nasayang na meron talagang wala ba, nawawala. Parang 5 seconds nawawala. Kaya nga i-think ko sana magtatapos siya sa 28. Gawin na lang natin tong 9:32. Malakas kasing ulan dito, Mr. Moderator, Brad Dawood, malakas ang ulan tapos hindi ako makalabas eh. Try mo mag-change ng location sa bahay, bro. Actually, maganda yung signal mo. Meron talagang split of 5 seconds, nawawala, as in, walang boses. Oo, talaga. Kasi ang location... Yan, oh, nawala ka na naman. Nawawala na rin. Yan, nawawala ka. Dalawang wall dito na malalaki eh, sa mga buildings dito sa apartments. Yan, nawawala ka. 5 seconds, nawawala ka, bro. Right. Nawawala ka ng 5 seconds. No? Tapos hindi ako... Sayang yung presentation. Hindi ako makalabas kasi malakas ang ulan. Malakas ang ulan, hindi ako makalabas. Malakas ang ulan. Walang ibang location dyan, bro. Tapos, dahil, wala, kasi malaking walls dito, between walls sa apartment namin. Kaya pang itong siguro. Malaking walls dito, sa dalawang building. Ano na lang, i-proceed na lang to. At saka bro Jaime, pakipamute. Sige. Sino ba yung bro Jaime? Bro Jaime, pamute bro. Oo, pamute na. Para mabigyan natin na maingay yung ating debaters. Okay. Sige, proceed na yan. Lang natin, Mr. Moderator. Sige, proceed na lang. Magtatapos ka sa... Ilang oras pa ba ako? Meron kang... natitira na 3 minutes, no? I-extend yung oras mo para magtatapos ka ng 9:34, Sige, mag-umpisa ka na. 3 minutes. Nawawala. Allah, the word of Allah is also Allah. In the beginning was the word. The word was with God. The kalima is with God.
And the kalima to Allah is also Allah. The word was God, John 1:1. Ano pangalawa ng John? And Isa al-Masih also in the Injil of John, John chapter 10 verse 30, I, Isa al-Masih, and my Father are one. Napakaliwanag yan. Ako at ang ating Ama ay iisa. So hindi sila dalawang Diyos. Napakaliwanag yan. And then, the Ruach Allah, Surah 17. Ruach Allah is also Allah. Tulad ng espiritu at kaluluwa ni Brad Alvin o ni Brad Musib, yun yung espiritu at kaluluwa ni Brad Musib mismo, hindi yung iba. Ako rin ang espiritu at kaluluwa ko, hindi ko kaiba yun, ako din mismo yun. So, Allah has a son according to Surah 53:17-24, even the Quran opens the possibility of many daughters of Allah in the Quran, Surah 53:17-24, but I'm focusing on Surah 19:19-20. Last the kalimat of Allah or the Ruach Allah, which is also the Ibig. Hello. Nasasayang talaga. James 1:17, a God or Allah cannot give a gift if He Himself doesn't own it. Kaya hindi makapagbigay ng regalo ang Diyos kung hindi siya mismo meron noon. Kaya kung nagbigay siya ng anak na lalaki kay Maryam, ibig sabihin meron talaga siyang anak before Jesus Isa al-Masih was conceived and born by the Blessed Virgin Mary in Surah 19:11. Sa unang 1:5-8, lahat ng Bible, especially the Latin manuscripts, which we have Catholics as the original verse in 1 John 5:7-8, proclaims. For the last 1 minute, Bro Alvin. This version and canonized version and other versions of the scriptures, both Protestant and Catholics. There are three per record in heaven. The Father, the Word, the Kalima of Allah, and the Holy Ghost, or the Ruach Allah. And these three are one, meaning one Allah. John 10:30, I and my Father are one. In verse 33, He is God according to the Jews, and as claimed by Christ, the Isa al-Masih, who cannot lie. John 14:6, hindi siya magbubulaan, at hindi siya magsisinungaling. Ay napakiliwanag na ang tunay na tinuturo ng Quran at ng Biblia ay Brad Musib, na kaibigan natin Muslim, ang Trinity na patunayan ko sa Quran at sa Biblia, napakaliwanag. Kung tututulan ni Brad Musib, ibig sabihin tutulan niyang salita ng Allah sa Quran, na walang anak ang Allah sa 19:19-20, na walang espiritu o ruwak Allah ang Allah sa Surah 17:85. Tutulan niya si Dr. Abu Zakaria na Muslim scholar na does not admit the possibility of persons in the plurality of we, us, and our when Allah states that many times in the Quran. Oh. So ngayon, Time. Time. Brad Musib, siguro he will prove the monotheistic absolute of time. Islam. Walang question dyan. Hello. Time na, bro. Sana mo director natin. Mr. Moderator, time, bro, time na. Ay. Sige, I'm ready pa ba? Tig mo ba ako, Mr. Alvin? Hello. Okay. Bro Alvin? Bro Alvin? Yes, okay. Yes. Diyan po nagtatapos ano, yung 10 minutes na paliwanag mo. Ngayon ay dadapo na naman tayo doon sa cross-examination mula sa ating mula sa iyong katunggali ni si Brother Musib, ano? Bro Musib, ready ka na ba para magtanong kay Bro Alvin? Inshallah, opo. Sige, ang iyong 10 minutes cross-examination ay mag-uumpisa na. Pwede ka na magtanong. Okay, maraming salamat. Ang unang tanong ko sa iyo, Bro Alvin, nice ko munang kasi binabasehan mo ang paniniwala, binabase mong paniniwala mo dyan sa Biblia, ano?
So gusto kong tuklasin ang katotohanan ng mga nilalaman ng Biblia mo. Kaya ang unang tanong ko sa iyo ay, ayon sa preface ng KJV, ni-revise ng 32 Christian scholars ang Bible. Dahil tad-tad ito ng mali, tanggap mo ba hindi Diyos ang nagpahayag ng Biblia dahil tad-tad ng mali? Oo o hindi? Oo, but the Roman Catholic Church does not claim that the King James Bible, even in 1611 with Deuterocanon and Apocrypha, is the official Bible of the Catholic Church. It is the Douay Rheims, based on the Latina Vulgata, complete with 72 books, which is the official Bible of the Roman Catholic Church until now. So, yes, sir. Next question. Ang KJV, King James Version, ay naglalaman ng 66 aklat. Wala ba yung 66 aklat na yan dyan sa Biblia mo, na 73 books? Pakikap na tayo, ulitin mo yung tanong, Bro Musib. Parang hindi narinig ni, nawawala kasi si Bro Alvin. Yes, Mr. Moderator, pakiulit. Clear ka na ba? Bro Alvin? Ang tanong ko sa iyo, yes, Bro Alvin. Ang tanong ko sa iyo, number 2 question. Itinatanggi mo ang King James Version. Ang tanong ko sa'yo, yung 66 na laman ng King James Version, wala ba dyan sa aklat mo? Mr. Moderator, pwede pakirelay yung tanong ni Musib. Kasi putol-putol lang dating sa akin eh. Can you relay, Mr. Moderator, o i-relay mo na lang? Ang sabi ni Bro Musib, yung 66 books ng King James Version, wala ba daw doon sa 72 books mo? Andun ba o wala? Ang tanong. Yes, yes, nandoon. So, salamat. So, kung gayon, ang ni-revise, huwag mong itanggi. The official Bible of the Roman Catholic Church is never King James in 1611. Patapusin mo muna ako, Bert Musib. I have 15 seconds. Hindi pa nag-time out ng moderator. Ang tinatanggamin is the official Douay Rheims version, 72 books, not 66. Based on the Latina Vulgata, na kumpleto din 72 books. Hindi ang King James po, 66. Kahit ang King James 1611 na 72 books, hindi time. Sunod na tanong. Okay. So, hindi mo tinatanggap, walang mali diyan sa Biblia mo? Wala o meron? Bro Alvin? Mali, hindi nga namin Biblia yan. We are not, walang Catholic Christians. Hindi namin tanggap ang King James. We do not accept and receive the King James because it is translated by Protestant scholars. No one Catholic translated that. What we receive is the Douay Rheims version complete with 72 books translated by Catholic scholars. Ang King James Protestant scholars, though, so we reject the King James from the Catholic Church Magisterium. Okay, sunod na tanong. Bro Musib? Okay, narinig mo ba yung sagot ni Brabe? Hello, hello. Ito, objection muna, Mr. Mer. Mr. Moderator, okay. Pwede Huwag muna kayo mag-anong, napuputol kayo pareho, hindi kayo nagkakarinigan at hindi namin kayo naririnig. Huwag kayo mag-alala. Sir Moderator, narinig mo naman ako. Putol-putol ka, Bro Alvin. Sir Moderator, may rule tayo dyan, number 5 yata or number 6. Yes. Out of topic dapat, Mr. Moderator, hindi tanggapin. Lumabas ang tema, Mr. Moderator. Okay, pakiulit yung tanong. Okay, kasi pareho kayong napuputol. Nakat ko yung time. Ang topic si Bad Musi, Bible na Bible na to eh. King James, ang tema namin is about God. So, hello, hello. Ito, ang tema namin, atong topic si Bad Musi, kay God, ang tema namin, putol, sa putol. Kanya, Bible at Quran. Please rule out, Mr. Moderator, na balik tayo sa tema, Bro, balik tayo sa topic. Bro Musi, okay. Yung objection ni Bro Alvin ay tatanggapin ko. No?
do ang topic ninyo ay about God, no? So magtanong ka doon sa ipinahayag niya at hindi doon sa itinatanong mo about the Bible. So tatanggapin ko 'yon at balik ka doon ka magtanong kung ano yung pinag-uusapan niyo. Okay. Yung salatag ko, Mr. Moderator, kay first affirmative stance to, dapat salatag ko, sira. Okay, niya. Actually, marami akong hindi narinig doon sa nilatag mo. Pero ito na lang ko, ang tanong ko sa'yo. Co-equal, co-eternal, at magkasabay ba umiral ang tatlong persona ng Diyos mo? Oo o hindi? Yes, Psalms chapter 90 verse 2, God is it. Okay. Nawawala si Bro Alvin. His almasi is also eternal. Nika singkodos, the Holy Spirit is also eternal. Bro Alvin. Hebrews 9.14. Hebrews 9.14. Bro Alvin, pati ulit yung sagot mo, hindi na ririnig. Moderator, ang sagot ko, the three persons are eternal. God eternal, Psalms chapter 90 verse 2. The Son is eternal, Mika chapter 5 verse 2. Sobra ka and the Holy Spirit is eternal, Hebrews chapter 9 verse 14. Napuputol kasi siya, napuputol. Bible. Kaya i-consider natin. Okay. Okay. Sige. Sa, okay, number 2. Ayon sa'yo, magkasabay umiral ang lahat, no? Co-eternal at saka co-equal sila. So, number 2, paano naging ama o anak ng isa ang kaedad niya? Paano naging ama ni Jesus ang kaedad niya? Well, God, everything is possible, Matthew 19:26. Kaya hindi siya naging ama kung walang anak. Hebrews 1:5, today I have become your father. So there is a father because there is a son. There is a son because there is a father. 2 Samuel 7:14, 1 Chronicles 17:13, Hebrews chapter 1 verse 5. The Holy Spirit is also eternal because the Holy Spirit is the Spirit of the Father and the Son. Hebrews 9:14. Kung Diyos si Jesus at Holy Spirit at kapantay nila ang Diyos Ama, bakit hindi nila alam kung kailan ang last hour? Mark 13:32. Narinig ba ang tanong ko? Nawawala si Bro Alvin. Actually, sumasagot to eh. Kaso nawawala talaga siya. Sobrang hina ng signal. Ilang minuto yung natirang ano ko, Brother Daud? Nasa ano ka pa? 6 minutes. Na may 6 minutes ka pa na natitira. Ikakat natin yung time mo. Kasi sa ano, nawawala si Bro Alvin. Sa kanyang signal, ano? Hello? Hello. Hello, Bro Alvin. Bro, andyan na ba si Bro Alvin? Okay. Habang hinihintay natin ano si Bro Alvin. Mr. Moderator, objection. Bro Alvin. Objection, Mr. Moderator, kasi wala siya latag ko sa affirmative. Yung sinabi ni Musib, wala yun sa latag ko sa affirmative. Bro Alvin, nawawala ka talaga. Hindi namin narinig yung sinasabi mo. So, mamaya pa yun. So, out of topic siya, Mr. Moderator, kasi wala yun sa latag ko. I-consider natin yan, no? Okay. Mr. Moderator, wala yung sa latag ko. Bro Musib, magtanong ka muna ko yung sa latag ni... Magsalita ako, ha? Magsalita ako. Bakit wala sa nilatag mo? Nilatag mo ang Holy Spirit ay Diyos. Ang anak ay Diyos.
So kaya inaatake kita dito tungkol sa pagka-Diyos nila. Kung tunay silang Diyos, bakit hindi nila alam ang last hour? Paano mo masasabi, out of topic ako? Okay. So, eh, inangkin mo Diyos si Holy Spirit at saka si Jesus eh. Si Holy Spirit ang nilang si ano dito. Ang sagot ko, Brad Mushib, Mateo 24:36, kaya nga sinasagot kita. Ang Espiritu Santo, Colossians 1:7-9, Spirit of Knowledge, Subala, Isaiah 11:1-3, the Spirit. Mr. Moderator, hindi na sinasagot yung tanong. Okay, nawawala si Bro Alvin. Mahihirapan kasi tayo dito kasi si Bro Alvin ay nawawala. Bro Russia? Bro Russia? Nahihirap. Sino ba yung nag-record sa atin ngayon? Ipaki-animated muna habang naghihintay tayo kay Bro Alvin. Bro, nawawala ka talaga, bro. Hindi maganda yung signal mo. Pwede ba baba mo na yung iba? Pwede ba baba mo na yung iba? Kasi medyo mabigat eh. Hindi namin narinig yung boses. Mabusik mo, bro. Sayang talaga yung boses. Ano? Hindi namin naiintindihan. Oo. Sumagot ako. Mr. Moderator, marinig mo ba ako ngayon? Oh, sige. Ipaki-ano? Oh, ang sagot ko, ang Holy Spirit alam niya ang araw ng pagbabalik ni Kristo. Unang Korinto 2:10-12, the Holy Spirit knows the mind of Allah and Christ in Matthew 24:36 sa kanyang pagkataon. Mr. Moderator. Objection, muna. Sagot muna. Patapusin mo muna ako, Bert Musib. Patapusin muna si Bro Alvin. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko, ulitin ko ang tanong ko. Ulitin ko ang spirit at kapantay nila ang Diyos, Ama, bakit hindi nila alam kung kailan ang last hour? Hindi ko tinatanong kung kailan babalik si Jesus. Bakit hindi nila alam ang last hour? Dahil malinaw ang sinabi ng Mark 13:32, ang Diyos, Ama, lang. Sagot, alam ng anak at ng Espiritu Santo ang last hour kasi ang patungkol sa Mateo, ang Mateo 24:36, sa pagiging tao yan ni Jesus, sa kanyang pagka-Diyos, Colossians 2:1-3, nakatago ang mga lihim ni Allah kay Kristo. Unang Korinto 1:24, si Kristo ang karunungan ng Diyos at kaisipan ng Diyos. Ang Espiritu Santo din ganun. Unang Korinto 2:10-12, ang Espiritu Santo, Ruwak Allah, knows the mind of Allah. Unang Korinto 2:10-12. Sunod na tanong. Okay, ano yung ano mo, bro, Mukib? Yung counter objection mo kanina doon? Mga sagot niya, putol-putol siya. Paki-reset yung time, bro, Mr. Moderator, bro Daud. Na-reset ko kasi hindi na talaga narinig si ano, putol-putol. O, hindi narinig yung sagot. Hindi ako hello, hindi narinig? Oo, pakiulit yung sagot. Oo, putol-putol ka talaga. Sagot mo. Okay, ang sagot ko, ang Holy Spirit knows the last hour kasi Ruwak Allah knows the mind of Allah. Unang Korinto 2:10-12. Ang anak sa Mateo 24:36, sa kanyang pagkatao, hindi niya pinahayag ang last hour, pero sa kanyang pagka-Diyos, siya ang karunungan at kaalaman ng Allah. Unang Korinto 1:24, sa kanyang pagka-Diyos. 1 Corinthians 1:24, Unang Korinto 2:10-12. Time, sunod na tanong. Malinaw ang sinabi ni Jesus. Ama lang ang nakakaalam, walang iba liban sa kanya. Sinungaling ba si Jesus o ikaw ang nagsisinungaling?
Hindi kasi anak ng tao nagsalita diyan, Mateo 24:36. Sa kanyang pagka-Diyos, itinago ang lahat ng lihim ni Allah, Colossians 2:1-3. Siya ang karunungan at kalaman ng Allah, Unang Korinto 1:24. At ang Holy Spirit alam din ang isip ni Allah, the Ruach Allah, Unang Korinto 2:10-12. Ang Holy Spirit is part of Allah. Malinaw ang sinabi, Bro Alvin. Malinaw ang sinabi. Walang nakakaalam, sabi niya, maging ang anak o maging ang anghel, ang lahat, liban sa Diyos Ama lang ang nakakaalam. Bro Mushib, no side comments tanong, muna. Tanong, huwag kang mag-side comments. Tanong, direct question, huwag mag-side comments. Direct question. Doon sa kanyang ipahayag, mamaya sa stand mo na lang ito. Ano. Okay. Kung ano direct yung question. Next question. Ilan ang persona ni Jesus, Bro Alvin? Isa lang ang persona ng anak. Nandiyan yan sa Living Bible, John 6:38, the person of the Son. Okay, isa lang. Sunod na tanong. So, sangayon ka ba yung isa yung persona na yon ay tao lang, hindi Diyos? Hindi ako sangayon, kasi Diyos yan, kalimato Allah, according to Injil sa Juan 1:1, kalimato Allah is also Allah, the Word was God. He is the Son, ibn Allah, sa Sura 19:19-20. So kung gayon, saan ang persona ng pagkatao niya? Ang persona ng pagka-Diyos na nagdagdag ng nature of being man. Hindi yung dalawang persona kasi uri lang yung pagkatao niya. Sa loob lang pagkatao niya is God, who is God the Son. Monotheisteos, John 1:18. Bugtong anak na Diyos. John 1:18, monotheisteos. The time, word was God. Time. Ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili ay tao at anak ng tao. So paano mo masasabi hindi persona yung pagkatao niya at paanak ng pagkatao niya? Sinungaling ba si Jesus o ikaw ang nagkamali? Ikaw ang sinungaling, ako hindi, kasi walang sinabi si Jesus na dalawang persona siya. Ang persona ng kapagka-Diyos yan, ang espiritu pa siya, hindi pa siya naging tao, siya yon. Nang naging tao siya, nagdagdag lang siya ng kasarian ng tao. The nature of being man is still one person. John 6:38, Living Bible at Living New Testament. Time. The Son is one person. Time. Sinabi mo nagdagdag. Sinabi mo nagdagdag. Di ba ang nagdagdag ay addition? Isa naging dalawa? Addition of nature, not addition of person. Addition of nature, not addition of person. Christ is only one person even in the Quran. Sura 19:19-20, ang anak is only one person, hindi sons. Son lang eh. Kaya one time person even in the Quran. Time. Sunod na tanong. Meron pang 1 minute ano, na natitira sa yung tanong, Bro Muslim. 1 minute. So, sunod na tanong. Okay. Kung Diyos ang Diyos ng Biblia, bakit siya pumapatay ng mga inosenteng sanggol? Mr. Moderator, objection, out of topic na naman. Okay. Hindi ko yan nilatag eh. Mamaya na yan sa kanyang latag. Okay. Mr. Moderator, lumabas na naman. Okay bro, no, muli pangalawang pagkakataon, ano? Maliwanag naman dati na maliwanag naman doon sa rules natin na doon ka tatanong sa first time, no, magtatanong ng ayon sa ipinaliwanag ng iyong katunggali. No. Doon ka magtanong sa kanyang ayon sa kanyang ipinahayag kanina sa first time. Ano yan? Nanood na tanong, bro. Bro, Musib? Bro Mushib. Okay. Hello, hello. Okay. Hello. Naririnig mo ba kung anong sinasabi ko? Bro. Malakas ang ulan dito, Mr. Moderator, kaya mahina din signal ko eh. Hindi ko narinig yung kanina. Ang sabi ko. Hello. Doon ka magtanong sa ipinaliwanag ni Bro Alvin, no, sa kanyang unang tindig. Huwag ka muna magtanong sa kanyang hindi ipinahayag. Maliwanag ba, Bro Alba, Bro Mushib?
Hello. 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 Narinig mo ba ako? Opo. So, doon ka magtanong sa ipinaliwanag ni Bro Alvin sa kanyang unang tindig kanina. Hello? Hello? Hello, Blood Machine. I'm waiting, Blood Machine. Okay. Tanong ko, bro. Isa lang ba ang Holy Spirit at Diyos Ama? Iisa lang ba sila? Yes, because... Iisa lang kasi sa Matthew 10:20, ang Ruach Allah is the Spirit of the Father. Kaya iisa lang sila. Isang Espiritu, Efeso 4:5. Isa lang okay. Po, Blood Machine. Okay, time na. Ang yung time ni Bro Moshiba no sa 10 minutes to 1 minute na doon na nagtatapos. Ngayon ay pupunta naman tayo doon sa unang tindig ng negative sign mula sa Islam, Brother Moshiba. Bro Moshiba, ready ka na ba? Okay bro. Mahirap yung ano natin bro. Bro Alvin kasi putol yung ano mo. Hello. Sige bro, mag-umpisa ka na for 10 minutes for stand, no? Doon sa inyong topic. Okay, bagaman mahina yung signal natin, nakakalungkot ano yung usapan natin. Gayon pa man, unang-una gusto ko pong batiin ang lahat. Kahit medyo hindi masyadong maganda yung ano natin ngayong gabi na to dahil sa gawa ng mahinang signal. Ang paksa po na pag-uusapan namin ni Bro Alvin ay kung sino ba ang tunay na Diyos. Ang Diyos ba na si Allah sa ng Quran o ang Diyos ng RCC na Trinity sa Biblia. Okay? Ang bawat wika ay may isa o higit pang mga katawagan na ginagamit para sa Diyos at minsan sa mas maliit na sinasamba. Hindi ganito ang salitang Allah. Ang Allah ay pangalang pantangi ng nag-iisang tunay na Diyos. Walang ibang tinatawag na Allah. Ang salitang ito ay walang pangmaramihan o kasarian. Ito ay nagpapakita ng pamumukod-tangi kung ihahambing sa salitang Diyos na maaring gawing pangmaramihan. Halimbawa, mga Diyos. O pangbabae, halimbawa, Diyosa. Mahalagang tandaan na ang Allah ay pantanging pangalan ng Diyos sa wikang Aramaik. Ang wika ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang salitang Allah ay refleksyon ng kakaibang konsepto ng Islam kaugnay sa Diyos. Para sa Muslim, si Allah ay ang magkapangyarihang tagapaglikha, tagapagtustos ng santinakpan na walang katulad na anupaman at walang maihahambing sa kanya. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong ng kanyang mga kasamahan tungkol kay Allah. Ang kasagutan ay dumating galing sa Diyos mismo. Saan nyo nang maiksing kamadata ng Quran na isinaalang-alang na pinakabuod ng kaisahan ng Diyos o sa wikain ng monotismo. Ang sabi ni Allah bilang sagot doon sa nagtanong kay Propeta Muhammad tungkol sa kanya, sabihin, siya si Allah ang nag-iisa, si Allah ang ganap, sandigan ng lahat, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. At siya ay walang katulad. Mababasa po natin sa Quran 112 verse 1-4. Ang ilang mga di-Muslim ay may paratang na ang konsepto ng Diyos sa Islam ay mahigpit at marupit na Diyos na nag-uutos na sundin ng mahigpit. Hindi siya mapagmahal at munawain. Walang higit pang malayo sa katotohanan sa bintang na ito. Sapagkat nang malaman na maliban sa isa,
Sapat nang malaman na maliban sa isa, ang lahat ng 114 chapters ng Quran ay nagsisimula sa talata na sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin at pinakamaawain. Ang konsepto ng ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, gaya ng nababasa natin sa ng Diyos ng Biblia. Ang Diyos daw ay nagpahinga sa ikapitong araw ng paglikha, na ang Diyos ay nakipagbuno sa isang mga kawal niya o nakipagbuno kay Israel at hindi niya nagapi si Israel. At ang Diyos ay nagpatawang tao sa kaninumang tao ay itinuturing na paglapastangan sa Diyos sa Islamikong pananaw. Ang paggamit ng Allah bilang pangalang pantangi ng Diyos ay larawan ng pagpapahalaga ng Islam sa kadalisayan ng pananampalataya sa Diyos. Ang paniniwala na ito sa kaisahan ng Diyos ay ang pinakamahalaga na mensahe sa lahat ng mga propeta ng Diyos. Dahil dito, ang Islam ay tinuturing ang pagtatambal sa Diyos na kahit na anong sinasamba o personalidad ay napakalaking kasalanan na kailanman ay hindi mapapatawad ng Diyos kung ang tao ay namatay na hindi pinagsisihan ito. Ang tagapaglikha ay dapat na may kakaibang kalikasan na katangian mula sa mga bagay na nilikha. Kung siya ay katulad ng kalikasan at sa kanila, na nang sa kanila, siya ay pansamantala lamang at magkagayon nangangailangan siya ng tagapaglikha. Kasunod nito na walang katulad niya. Kung ang tagapaglikha ay hindi pansamantala, magkagayon siya ay magpakailanman. Subalit kapag siya ay magpakailanman, hindi siya pwede na maging bunga. At kung walang naging dahilan ng kanyang pag-iral, walang mula sa labas niya na dahilan upang siya ay patuloy na iiral. Sa makatwid ay dapat na siya ay ganap. At kung siya ay hindi umaasa sa anuman para magpatuloy sa kanyang pag-iral, magkagayon ang pag-iral na ito ay walang katapusan. Ang tagapaglikha sa makatwid ay magpakailanman. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, siya ang una at ang huli, ang pinakamataas at ang pinakamalapit. At siya sa bawat bagay ay may kapangyarihan. Quran 57:3. Siya ay ganap at walang pangangailangan. At kung gagamitan ang talata sa Quran, siya ay Qayyum, Al-Qayyum. Ang tagapaglikha ay hindi lumikha lamang upang pairalin ang mga bagay. Siya rin ang mapanatili sa kanila at bumabawi mula sa kanilang pag-iral ang punot dulo ng anumang mayayari sa kanila. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 39, 62-63, si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng mga bagay at siya sa lahat ng nilikha ang sandigan. Taglay niya ang mga susi ng mga kalangitan at kalupaan. Ang mga tumangging sumanampalataya sa mga tanda ni Allah, sila yung mga mapapahamak. Ang katangian ng Diyos, kung ang tagapaglikha ay magpakailanman at walang hangganan, magkagayon ang kanyang mga katangian dapat ding magpakailanman at walang hangganan. Hindi nararapat na magmaliw ang alinman sa kanyang mga katangian o di kaya ay magkaroon ng bago na dadagdagan katulad ni Jesus. Dati hindi siya tao, ngunit naging tao, nadaragdagan o napapalitan. Kung ganon, magkagayon ang kanyang mga katangian ay ganap, maari bang magkaroon ng higit sa isang tagapaglikha ng may ganap na katangian? Sa sandaling pag-iisip lang ay magigitang hindi ito maaari. Maluhating Quran ay pinagsi ang usaping ito sa mga sumusunod na mga talata. Hindi kumuha si Allah ng anak, sabi ni Allah, hindi kumuha si Allah ng anak at wala siyang kasama na ibang Diyos. At kung mayroon, magkagayon ay kukunin ng bawat Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At ang ilan sa kanila ay hahangarin na gagapin ng ibang Diyos. Kaluwalhatian kay Allah na higit sa kanilang nilarawan patungkol sa kanya. Si Allah walang ibang Diyos. Sa ibang talata, ang sabi ni Allah, si Allah walang ibang Diyos maliban sa kanya. Siya ay buhay na walang kamatayan. Ang tagapagtustos ng lahat ng nilikha. Walang pagod at puyat para sa kanya. Sa kanya ang mga pag-aaral. Pag-aari ng mga nasa kalangitan at kalupaan. Sino ang makapamamagitan sa kanya maliban sa kapahintulutan niya?
Nalalaman niya kung ano ang nasa harapan nila at kung ano ang pagkatapos nila. At wala silang kabatiran sa kanyang kaalaman maliban sa kanyang naisin. Ang kanyang kursi o patungan ay nasasakop ang mga kalupaan at kalangitan at hindi sila napapagod sa pagkapanatili sa kanila. At siya ang kataas-taasan at ang makapangyarihan. Quran 2:255. Sa Biblia po, maging sa Biblia po, ang mga propeta ay hindi nagturo ng tatlong Trinity, ng tatlong Diyos. Ayon sa Biblia, may nag-iisang Diyos na kinikilala ang mga propeta na dapat sambahin. Halimbawa, si Propeta Moses, ang sabi niya sa Deuteronomy 4:35-39, ang Diyos ay nag-iisa. Ganon din sa Deuteronomy 10:12-13. Ganon din sa Deuteronomy 6:4-5. Sabi niya, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Si Propeta Joshua ay nagsabi rin ng kaisahan ng Diyos sa Joshua 24:22-23. Si Samuel, ganon din sa 1 Samuel 12:14-15-24. Si David, ganon din sa 1 Kings 2:2-3. Si Propeta Solomon, ganon din sa 1 Kings 8:50-61. Si Propeta Elijah ay ganon din, 1 Kings 18:36. At maging si Propeta Jesus, kailanman hindi siya nagturo ng Trinity. Wala siyang itinuro na ang Diyos ay tatlong persona. Ang tatlo ay naging isa, ang isa ay naging tatlo. Dumako. Hello, hello, ilang minuto pa? Hello? 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 Time na? Yes. Hindi marinig masyado yung ano, bro? Time na, Brad Mushib. Sa monitor ko, 10 minutes. Oo, oh, oh. Time 10 minutes. 10 minutes. Ay, di ba 15 minutes? 10 tayo eh, 10 minutes. So, Mr. Moderator, mag-umpisa na ako magtanong kay Brad Mushib. Ready na? Brad Mushib, ready ka na? Okay, magtanong ka na, bro. Narinig. Okay, bro. Okay, bro. Okay. Mahina ang signal. Alam mo ba, Brad Mushib, na merong katekismo ng Islam by Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin sa kanyang libro Tenets of Faith, A Primer to the Orthodox Muslim Creed, The Creed of Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah. Alam mo to o hindi? Hindi po panabasa. Sige. Ah, hindi mo panabasa? Okay. Sige. Alam mo ba na sa sura Al-Baqarah 2:255, merong patungan ng paa si Allah, his footstool, cursey, in Arabic, cursey, footstool, extends over the heavens and the earth. The cursey is the place of the feet of Allah. Tanggap nyo to, yes or no? Meron, meron yan. Binasa, tamabasa ko lang. Al-Baqarah 2:255. Ang kursi niya ay ang kanyang turno. Iba-iba yung ano ng ang oh, ayan, Ibn ay Abbas, nagsabi, radiyallahu hala anhu. The kursi is the place of the feet of Allah, capital F. Tanggap mo, okay? Yes or no? Sunod na tanong, Brad Mushib. Tanggap ko, tanggap sa ko. Sa Surah Ar-Rahman. Surah 55, ayat 27. Sino ko yung 20 seconds ko? Huwag mo akong hayain. Hindi pa ako tapos magpaliwanag, Alvin. Tapusin ko yung 20 seconds ko. Huwag mo akong putulin kung nagsasalita pa ako. Sige, sige. Nakikinig naman ako. Okay, ang sabi ko, tanggap ko kasi nasusulat. Pero
ang yan ay hindi yan literal na paan ng Diyos na sabi mo tinutugtog. Okay, salamat. Hindi yan literal. Huwag mo unawain ng literal sense. Walang katulad. Hindi naman ako nagtanong kung literal ba. Tanggap mo ba letra po letra? Sunod na tanong. Sulat eh. Sunod na tanong, Brad Mushib. Sa Sura Ar-Rahman 55:27, we believe that Allah the Exalted has a noble and majestic face, and there will remain the face of your Lord, capital F, face of your Lord, Rabbah, Rabbi, possessing majesty and honor. Tanggap mo to, letra po letra, yes or no? Ang face ni Allah ay angkop sa kanya, hindi gaya ng mukha natin, Bro Alvin. Excuse mo na, Brad Mushib, kategorik ka na. Sinabi ko na sa iyo. Kategorikal muna, Brad Mushib, yes or no muna, tanggap ba o hindi, tapos explain ka, 15 seconds. Sabihin mo, yes, Brad Alvin, okay. Tanggap po, tapos explain mo. Yes, so tanggap ko. Nandiyan sa 55:27, binanggit ang face ni Allah, pero wag mong unawain ng literal, hindi yan gaya ng face mo, hindi yan gaya ng mukha natin, hindi yan literal. Okay, sunod na tanong. Sa Sura Al-Maida 5, ayat 64, we believe that Allah the Exalted has two generous and great hands, capital H. No, both His hands are wide open. He spends how He pleases. Tanggap mo to, letra po letra, yes or no? Ganon pa rin, tanggap ko. Eh, pero hindi literal ang kamay ng Allah, ay hindi gaya ng kamay ng nilikha niya. O, salamat. Sunod na tanong. Sa Sura Hud 11:37, ayat 37, we believe that Allah has two real eyes, capital E, due to Allah's exalted statement. Build the ark under our eyes as we rebuild. Tanggap mo ba to, letra po letra? Our pakiulit eyes as we rebuild? Pakiulit mo daw. Pakiulit mo daw. Based on Sura Hud 11:37, ayat 37, chapter 11, we believe that Allah has two real eyes. Due to Allah, the exalted statement, build the ark under our eyes as we rebuild. Tanggap mo to, letra po letra, yes or no? Tanggap ko, mayroong mata si Allah. Yun ang paningin niya, yung mata niya. Pero hindi gagaya ng mata natin. Yun ang angkop ng mata niya, ay angkop lamang sa kanya. Hindi gaya ng mata ng kanyang nilikha. So itong statement ni Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin, tanggap mo na we believe that Allah has two real eyes, real. Tunay na mga mata, yes or no? Tunay ang mata ni Allah o hindi tunay? Tunay ang mata niya. Ang mata ni Allah, tunay. Tunay ang mata ni Allah. Angkop lamang sa kanya, kaiba sa mata ng kanyang mga nilikha. Kasi hindi mo pwedeng ihambing ang mata ni Allah sa mata ng tao. Oh, salamat. Kasi malinaw ang sabi niya sa Quran at maging sa Biblia, wala siyang katulad. Quran 42:11 and Quran 112 verse 4. Sunod na tanong, Brad Mushib, tanggap mo ba itong sa Quran, Sura Al-Nahl chapter 16, ayat 102, say the Holy Spirit has descended with it from your Lord, from your Rabbi, in truth. Tanggap mo na Ruach Allah galing kay Allah mismo? Sa katotohanan, yes or no? Yes, si Jibril yan. Opo. Maraming salamat. Si Jibril ang tinutuko dyan. Si Jibril ang nagpahayag ng Quran. Si Allah ang nagpahayag ng Quran sa pamagitan ni Jibril. Si Jibril ang nagdala kay Propeta Muhammad ng mensahe ng Quran. Yan ang tinutukoy sunod, na. Sunod na tanong ko, Brad Mushib. Dito sa Sura An-Nahl, dinagdagan mo ng pangalan na Jibril, wala namang mabasa, Holy Spirit lang, yes or no? Ang Holy Spirit ay si Jibril alayhi salam. Yan ang sabi dinagdag ng mo. Quran, ang sabi ng hadith. Dinagdag mo sa Sura An-Nahl chapter 16 verse 102, kahit Holy Spirit lang mabasa letra po letra at walang letra po letra na Jibril. Dinagdag mo, yes or no? I will prove ipuprove ko sa iyo ang Holy Spirit, bro, ay si yes or no muna? Alayhisalam. Oo. Brad Mushib. Oo. Tinanggap ko na sa iyo kanina. Oo. Si Holy Spirit ang nagdala ng mensahe kay Propeta Muhammad. Tanggap ko. Okay, pero walang letra po letra. Holy Spirit lang ang letra sa Arabic. Susunod na tanong. Sa Sura 17:85, Brad Mushib, tanggap mo ba to? Sura ng Quran, chapter 17, verse 85.
Prophet Muhammad, they ask about you, the Holy Spirit. Say, the Spirit is part of my Lord. Tanggap mo to na ang Ruach Allah, ang Espiritu ni Allah, ay parte ni Allah, letra po letra, yes or no? The Holy Spirit ay nilikha ni Allah. Ang si Holy Spirit ay MIC. Yes or no muna, Brad Mushib? Oo. Yes or no muna? Si Holy Spirit. Maraming salamat. Si Holy Spirit ay siya ay nilikha ni Allah. Tanggap mo ba, Brad Mushib, na sa Surah 1785, dinagdagan mo ng pangalang Angel Jibril kahit wala dito mabasa, Spirit lang, Ruwak lang mabasa. Tanggap mo na dinagdagan mo ng pangalan? Yes or no? Yes or no muna? Ano-ano daw? Tanggap mo ba na dinagdagan mo ng letra po letra ang pangalan na Angel Jibril kahit walang mabasa dito, Ruwak lang o Espiritu ni Allah? Yes or no? Yes, dinagdagan mo ang pangalan. Ko, pero ang totoo, si Holy Spirit ay si Jibril alayhis salam at ipuprove ko yan sa iyo sa pamagitan ng hadith at ayan ni Allah. Okay, salamat Bud Mushib. Ang sunod ko na tanong, based pa rin sa Surah 1785, nang sinabi dito letra po letra ni Muhammad the Prophet, the Spirit is part of my Lord, parte ni Rabbi, na ni Allah. Tanggap mo to, letra po letra. Nakabahin siya o parte siya ng Allah. Tanggap mo, yes or no? Tanong mo na nasagot na kita. Tanggap mo ba na parte ni Allah, letra po letra, part of Allah, yes or no muna, then explain. Kasayin natin na. Sabi niya, Surah 1785 in English. Okay, basahin natin na. Sandali ha. At sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa ruh, espiritu. Sabihin mo sa kanila, ang ruh ay nasa kapasyahan ng aking Panginoon. At kaya, sang katauhan ay hindi pinagkalooban ng kaalaman maliban sa kaunti lamang. Sanang sinabi si Ru ay part ni Allah. English person, say, Muhammad Marmaduke Pictal, the Spirit is part of my Lord's domain. English lang pinatanggap ko sa iyo. Tanggap mo itong English o hindi? Itagalog okay, yan sa iyo, English itong tanong ko. Basahin natin sa English. Walang part ha, ang sinabi. Okay, basahin natin sa English. Sige. Basahin mo English version. Mushib, antayin kita. Tayin mo ako ha, 1785 bro, no? Yes, Surah 17, ayat 85. Okay, salamat sa paghihintay mo. Basahin natin. Basahin muna tayo, kasi ito ang Quran. Wayas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri. English muna, Brad Mushib. Huwag na muna yung Arabic, English, kaya para hindi maubos oras ko. Mushib, kasi English, kasi kung tinanong ko sa iyo. Okay, basahin muna natin si Arabic. Wayas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yung sinasabi mong part, min amri rabbi. O, amri rabbi. Part of the Lord's domain of the Rabbi. Ang min is, min of, affair, is of the affair. Rabbi, wala dyan sa English, Lord. Mushib, do not translate. Of my Lord. Ganito ang Arab, bro, ang meaning of it. Ganito, no? Rabbi. They ask you, oh, Muhammad, about the soul. Basahin natin na. Ang sabi niya, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Oh, amri Rabbi. وَمَا ruh, amri Rabbi. إِلَّا قَلِيلًا. And they ask you, pakinggan mo muna bro, para katotohanan bro ang inano natin, ayaw natin magsinungaling dito. Kasi maraming nakikinig sa atin, gusto natin ng katotohanan. English tayo, Mushib, para sa kapanganan ng nakikinig sa atin. Oo nga, English natin bro, English natin. Tatlong meaning ito dito bro, no? Ang sabi niya sa English, and they ask you, O Muhammad, about the soul, say, the soul is of the affair of my Lord. Is of the affair of my Lord. Sabi niya, and mankind have not been given of knowledge except a little. So, anong translation po yan, Brad Mushib? Next question, kay mahaba na. Oh, umigsit ka na ng 20 seconds, kanina pa. Sa international, bro. Sunod na tanong, Brad Mushib. Another translation, bro.
sumubra ka na ng oras nga eh. Sumubra ka na ng oras, hindi to unlimited, but Musib. Concerning the spirit, but Musib. Spirit commit to ang command of my Lord. Walang sinasabing part. Tigil mo na. Huwag kang mandaya. Huwag kang mandaya ng oras. Mandaya, bro. 20 seconds. Magtatanong ako eh, this is time for cross. But Musib, magtanong mo muli. Sa oras, kasi may monitor. Sandali, sandali. Makinig kayo sa Mrs. Moderator. Ako moderator na yan. Makinig kayo. Oh, sige, Sister Lita. Sobra na kasi ng 20 seconds eh. Kanina pa. Objection. Dapat 20 seconds lang. Okay. Oh. O, sunod okay, na tanong. Dagan mo yung time niya. Sunod na tanong, Bad Musib. Yung English translation mo, sinong nag-translate niyan? Bad Musib? Okay. Sinong nag-translate ng English translation mo? Pakibigay ang translator. Okay. Anong Quran yan? Sige nga, in English. Okay. Okay bro, okay bro. Sino? Ang unang translation, basahin natin na, Sahih International. Sabi niya, and they ask you, O Muhammad, about the soul, say, sino, the soul is offered up. Moderator, objection, Sahih sino ang tanong ko? Sino? Sahih International. Sahih International. Affirmative. Ang translator, okay, two, sino? Sa akin dito, may translator eh. Number two, Yusuf Ali. Yusuf Ali, tingnan mo. Sige, basahin mo Yusuf Ali. They ask thee concerning the spirit of inspiration. Say, the spirit cometh by command of my Lord. Walang sinabi. Oh. Cometh from walang the Lord? Walang sinabi part. Huwag kang mandaya. Hindi, ito. Pinasa ko dito. Nandaya ito sa Apo sa spirit kanya. By the command of my Lord. Sunod na tanong walang ko siya. Walang sinabing part. Nandaya ito sa Apo sa kanya at si Muhammad Marbanyang Tiktal na dalawang Muslim scholar. Nag-translate the spirit is part of my Lord. Hindi ito. Limang. Nandaya ito. Limang. Yes or no? Yes or no muna. Albin, Albin. Albin. Hindi sumagot ka. You're cross. Under cross. Albin. Nandaya pa si Abu Sakarya. Sandali. Sandali. Magkukulo. Sandali. Ako muna yes magsalita. No? Sige, Miss Moderator. Sumasagot ako sa'yo. Sumasagot ako sa'yo. Hindi. Makinig ka sa tanong. Makinig ka sa tanong. Translation ng basihan ko. Makinig ka sa tanong. Five translation. Five translation ang basihan ko sa'yo. Five translation. Huwag kang mandaya. Moderator, moderator. Hindi ka marunong sa Arab. Musrib. Hayaan natin magtanong siya, Musrib. And then, yes, sumagot ka. Yes. Oh, yes. Kaya nga, ang tanong ko, ganito, Miss Moderator, para kay Musrib, ibig bang sabihin, itong the spirit is part of my Lord's domain, na translation ni Muhammad Marmaduke Tiktal, a Muslim scholar, at ni Abu Sakarya, doctor of Muslim philosophy. Mali ito? Dalawa sila ka Muslim? Mali itong dalawang Muslim? Yes or no? Kung sasabihin niyang the Holy Spirit is part of God, is part yes of God no as in as it is part of... Alvin? Yes or no muna, Brad? Alvin? Yes or no? Yes or no muna? Hindi po nabasa yung translation sinasabi mong si Abu Zakarias na palagi mong sinatsakyan. Five translation ang ginamit ko sa iyo. Five translation ang ginamit ko sa iyo. Mali yan. Hindi ko yung ginagamit ang translation. Mali ito sa Abu Sakarya. Mali daw, mali daw. Ang mali daw yan, Bro Alvin. Mali daw yan. Mali yung niya. O sige. Ang sarabik ka magbase. Min ay ni Rabbi. Walang sinabing part yan. Musrib. Musrib. Makinig ka muna pag para maganda ang usapan. Pagkatapos mo sumagot, magandang sumagot ulit. Next question na agad. Cross-cross kasi to, Miss Moderator. Ako ang nag-cross-examine sa kanya. Hindi niya ako pagsalitain. Sunod na tarong sa sura 19 hanggang 20. Di ba ang anak niya is a gift from Allah to Maryam? Yes or no? Yes. Maraming salamat. So, sunod na tanong, meron palang ibin Allah, Maria, anak ni Allah. Ni Maria? Si Isa Almasi, meron pala. Yes. Alam mo yan, yes or no? Tanggap mo, letra po letra, yes or no? At ulit mo na yung tanong mo? Kaya nga, tanggap mo ba letra po letra? Yung word, ulitin pa, ulitin anak mo muna yung tanong mo daw. Ulitin mo muna. Ah, sige, moderator, ulitin ko. Tanggap mo ba letra po letra na galing kay Allah yung anak saan na ibinigay niya kay Maryam? Yes or no? Categorical muna, yes or no? Ang lahat ng tao ay nilikha niya. Sagot mo na mo, sir. Yes, yes or no? No? Muna? Categorical eh. Bago mag-explain, rules natin yan, Musib. Linawin mo yung tanong mo. Huwag mong sabihin. Hindi, makinig ka nga. Tanggap ko ba, Brad Musib? Letra po letra
Yung sabi that the son is a gift from Allah to Maryam, yan ang sabi. Tanggap mo yan, letra po letra o hindi? Yes or no? Gift. Correct yan, gift. Oh, yes. Yes, gift, tanggap gift mo. Ni Allah. Sabihin mo na yes or no, Ms. Moderator. Yes, wala pa rin categorical eh. Ang yes, yes sagot mo, Ms. Rebe. Yes, yes daw ang sagot niya, yes. Oh, maraming salamat. Yes. Ngayon nga, tanggap mo na yes. Hindi, hindi, hindi. 20 seconds. Hindi, sunod na tanong na. May 20 ah, seconds ka pa ako. Inubos mo na kanina ang oras ko eh. Sobrang 20 seconds ka na, Ms. Moderator. Iyan mo muna nating marinig yung 20 seconds niya. Wala pa siyang sige, sagot sige. Na 20 seconds. Sige. Sige, diretso na mo. Sige, wala ka ng side comments. Diretso na, pasagutin na ka na ng moderator eh. Diretso sagot lang, wala nang ano, wala nang side comments. Sige, ay, gift yan ni Allah kay Maryam. Ng ina niya, ni Maryam. Okay? Gift yan niya. Pero hindi niya anak, hindi yan anak ng Allah. Anak ni Maryam. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, next tanong. Question, Mr. Yes. Sunod na tanong, Brad Mushib, yung salitang son o anak o in Arabic ibn, ano na yan? Mas pa yan, galing kay Allah o nandiyan na diretso sa tiyan ni Maria? Yan, galing kay Allah? Lumalagas lahat nyo. Lumalagas. Saan ang galing yung saan? Sa Arabic dyan, sa surah 19, saan ang galing? Ang pinagmulan? Kay Allah o kay Maryam? Saan sa dalawa? Pa, linawin mo muna, lumalagas lahat yung ano bro. Hindi ko marinig. Oo, maingay. Medyo pakiulit lang ng tanong. Ah, sige. Sunod na tanong, saan ang galing yung saan? Kay Allah o hindi kay Allah? Yes or no? Saan galing? Ang saan? Galing kay Allah. Galing kay Allah. Salamat. May maingay. Sunod na tanong. Sunod na tanong, kasi galing kay Allah. Ibig sabihin, may anak si Allah na ibinigay kay Maria. Yes or no? Very wrong. Hindi na no, ang anak no. Ang tamuli no, ng turo ng Quran. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam miulad. Hindi siya nang ipinanganak, hindi siya nagkaanak. Sunod na tanong. Malinaw si Allah, no son. Sa Quran 23:91-92, walang anak si Allah. Malinaw. Maging sa Biblia mo, si Jesus ay anak tama, ng tanong. Isang na po, Muslim. Tapos na yung 20 seconds mo po. Sige. May maingay tayo eh. Merong maingay bro. Alam kung saan yung maingay. Sandali lang bro Alvin, may maingay eh. Hindi ko alam kung kanino yan eh. Hindi ka masyadong marinig ni Mos Rib. Ako lang, masasagot sa tinga, bro. Sa'yo ba yan, bro? O sa akin? Hindi ko alam. May iba kasi. Maingay, bro. Okay. Meron pa rin? Maingay. Meron pa rin? Okay, ganyan na. Okay na. Mm. Dinig na. Hello? Dinig na po, Bro Alvin. Nandiyan ka ba? Hello? Meron pa bang ano? Nadinig ba ako? Kay Alvin. Oo nga eh. Hello, Mr. Moderator. Okay na? Ayan, okay na. Sige, go ahead. Meron pa tayong timer dito? Ang monitor ko dito, wala na. 2 minutes na lang. Patuloy tayo. Okay. Monitor. Oh, may monitor kasi ako dito sa oras. Sunod na tanong. Okay, tanggap po ba ang letra po letra, Brad Mushib, sa sura 53:17-24 na si Allah, marami diyang mga anak na babae? Tanggap mo yan, letra po letra o hindi? Yes or no? Very wrong. Wala, hindi. Tanggap mo ba? Yes or no? No. Oh, malinaw ang turo ng Quran, si Allah ay walang anak na lalaki, walang anak na babae. Wala siyang anak na tao, wala siyang anak na anghel, wala. I-confirm po ulit, Brad Mushib. Ibig sabihin, ang letra po letra sa Quran yun, na salita ni Allah, hindi mo yung tanggap. Sa ng sura, verse 17-24, hindi mo yung tanggap. Nandoon letra po letra, hindi mo tanggap. Yes or no?
hindi nagkaanak sa labasahin mo ang verse 18, magsimula sa verse 18, Roalvin, para sa kapakanan mo, Roalvin, para maginawan. Ano yan, Panmushib? Ang sura 53, 17 hanggang 24. 18. Kaya nga, no. Mula lang 18 hanggang 24, tanggap mo yan na salita yan ni Allah o hindi yan salita ni Allah? Okay. Alin sa dalawa, salita ni Allah o hindi salita ni Allah? Salita ni Allah ang buong Quran, Roalvin. Basahin mo ang verse 18 kung ano ang konteksto niyan. 18, 19, 20, 21, basahin mo. Yes, hanggang yan 24. Yan ang anak na sinasabi mo, huwag kang tumalon muna magkaagad doon sa verse 20 plus. Tumalon dito pa ano, sa verse 18. Kaya nga, pinatanggap ko sa iyo starting pang verse 17 to 24. Kasama na dyan 18, 19, 21, 22 hanggang 24. Tanggap mo yan, nasalita yan ni Allah. Oh, sinlat el uja. Na kung kaya, ano naman ang masabi nito, kayo mga sumasamba na, iba bukod sa Allah. Mga Diyos-Diyosan na ito na inyong sinasamba na si Allah al-Udja. Salamat. Manat. Mga Diyos-Diyosan ito, ikinuwento na ito lang ito ni Allah ang mga, kasi ang dinadnan ni Propeta Muhammad Roalvin ay mga praganong mga Arabo, kaya nga siya isinugo. Huwag mo nang gamitin sa akin ang ginamit mo kay Bro Daon. Alam ko nito. So ulit, kahit mga Diyos-Diyosan yan, mga anak ni Allah dyan, maingay bro, maingay bro. Maingay. Oo. Guys, muna yung ano. Oo. Yung 17 hanggang 24. Wala akong ginagawa dito. Nagtatanong ako sa'yo. Makinig ka lang. Diretso tayo. Okay. Kunti na lang oras ko. Huwag mong ubusin. So tanggap mo ngayon, yes or no, salita talaga to ni Allah. Yes or no? Ang buong Quran bro ay salita ni Allah. Yes or no muna? Yes. Okay. Yes, sir. O sunod na tanong. Sa John 13:19, sabi ni Jesus, siya ang rabay. Tanggapin mo na siya pala ang rabay, na si Allah. Yes or no? John 13:19, sinabi ni Jesus, ako ang rabay, I am your Lord. Tanggap mo, yes or no, na siya ang rabay. The Lord. Yes or sinabi no? Sinabi ni Jesus yun? hindi ko tanggap. Hindi mo tanggap ang John 13:19. Oh, sige lang, sunod na tanong, ibang tanong. Sa John 1:1, last question ko, kayo ubos ng oras. 30 seconds lang. O, John 1:1, ang kalima to Allah ay Allah. The word was God. Tanggap mo, yes or no? Ang salita, ni Allah ay Diyos. Okay. Yes or no, muna. Hello. Ulitin mo yung tanong, bro. Hindi niya maintindihan. May maingay kasi. May maingay. Pakiulit ng tanong. Sobra ingay? Hello, maingay bro. Masakit sa tingin. Sobrang ingay. Oo. Basag ingro na. Basag ang ano natin dito. Ingram. Masyadong maingay. Hello? Siguro last question na ni bro Alvin. Oh, last na lang niya yan. Last na nga lang. Last question. Yes. Sige, or no, Brad Mushib, categorical, John 1:1, ang kalimato Allah, salita ni Allah, na hindi nagsisinungaling, hindi nagbubulaanan, ay Diyos. Tanggap mo, hindi? Yes or no? Yes or no muna? Pwedeng yes, pwede no. Yes and no. Okay, ganito no, ang sagot ko. Ang salita ni Allah ay parte niya, bro. Kaya din ang salita mo ay parte mo yung salita mo. Pero huwag mong unawain yan ay si Jesus. Time na, Mushib. Time na. Jesus. Time na. Exceed na tayo ng seconds. Okay. 3 seconds. Salamat, bro. Salamat sa tanong mo. Rebattal ka na siguro, bro? Yes, Ms. Moderator, pakisabi. 10 minutes. Okay, oras na para magsimula ka ng yung rebattal. You may start now. Maraming salamat, Moderator, at sa ating katunggali ngayon, si Brad Mushib ng Muslim. Ngayon, ang pinatanggap ko sa kanya, naubusan na lang ako ng oras, pero ang dami kong tinanong sa kanya, tanggap ng tanggap naman siya, tapos nagkomentary siya na hindi daw ganyan ang pakahulugan. Wala akong pakahulugan eh, puro lang ako nagbabasa ng Quran letra po letra. Tapos unahin natin itong
sa The Eternal Challenge, ba, A Journey Through the Miraculous Quran, eh, hindi naman ito Kristiyano. Eh, dapat huwag mong tutulan ito. Si Dr. Abu Zakaria, PhD, na Muslim. Ikaw, Brad Musim, tinututulan mo pati itong kang Marmaduke Pictal na translation? At kay, ano, maraming translation ito. Eh, sa'yo lima, ang tanong ko sa'yo, nagkamali ba ito? Eh, hindi ito nagkamali. Huwag mong sabihin nagkamali kasi mga Muslim scholar to eh. Dalawa to, Prophet, they ask you about the Spirit, the Ruh, Allah. Say, the Spirit is part of my Lord. O, napakaliwanag dyan. Ibig sabihin kung mali ito, nagkamali pala si Abu Zakaria Pace, nag-quote nito from Dr. Muhammad Marmaduke Pictal, na Islamic scholar na translator. Ay, kinalaban mo ang translator mo, Musib, at Muslim scholar mo. Dalawa ito, eh. Malaking pangalan to sa Islam. Eh. Ikaw, hindi ka nga kilala sa Islam, eh. Kaya, Brad Musib, pupunta ka lang dyan sa translation mo, nakakampi sa'yo. Pag translation na hindi kakampi sa'yo, hindi mo tanggapin. Ay, wag ganyan, Musib. Hindi maganda yan. Pipili ka lang ng translation, eh. Hindi naman Kristiyano nag-translate yan. Puro naman ang translation yan ng Muslim. Wala naman translation ako dito ng Quran na Kristiyano kasi walang Kristiyano, Katoliko Protestante, na nag-translate ng Quran. Puro yan Muslim, eh. Tapos hindi mo tanggapin, kaya tanggapin mo yan lang translation mo na kumampi sa'yo, letra po letra. Ibig sabihin, tinutulan mo si Abu Zakaria, PhD, Muslim scholar and doctor degree, at saka si Muhammad Marmaduke Pictal, na kilala buong mundo. O dito sa pahina 17, kay Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin, Tenets of Faith, a Primer to the Orthodox Muslim Creed, the Creed of Ahlus Sunnah wal Jamaah, dito sa page 17, quoting Surah An-Nahl, Surah 16, Ayat 102, say the Holy Spirit has descended with it from your Lord. O saan siya galing? Not only part of Allah, sa Surah 17:85, kundi sa Surah 16:102, from your Lord. Igan, galing kay Allah. O, part of Allah, galing kay Allah. Kaya pag galing kay Allah, siya yun. Espiritu niya yun eh. Huwag mong dagdagan ng Jibril kasi alam mo naman, sabi mo, mag-explain ka sa hadith. E, Quran tayo, hindi tayo hadith. Ang Quran, wala kang mababasa letra po letra pag nagsabi Ruh Allah, Ruach Allah in Hebrew and Aramaic. Hindi yan si Jibril. Dinagdagan mo lang ng Angel Jibril. Huwag natin dagdagan ang Quran, Musib, kay magalit ang Diyos niyan. Pahayag 22:18-19, pagdagdagan mo ang kasulatan, ang mga Alkitab, dagdagan din ng Diyos ang mga salot sa buhay mo at tatanggalin yung premium mo doon sa paraiso. Revelations 22:18-19, ganoon din ang mga Quran sa Muslim scholars. Sabi ng mga Muslim, hoy, kita yung mga Muslim, huwag natin dagdagan ang Quran natin kasi sa dagdagan natin ang salita ng Quran natin, sigurado tayo, paparusahan tayo ng Allah. O napakaliwanag dyan, the Holy Spirit is from the Lord. So, ito mo, Shib, ang spirito mo at kaluluwa, ikaw ba yon o hindi? Ikaw. O di ang spirit from Allah, part of Allah, is also Allah. Ang kaluluwa mo ba, Shib? At ang katawan mo, ikaw ba yon? Katawan ni Shib, ikaw. So, ang kaluluwa at spirito ni Allah, siya din yon. E ngayon, dito, tinatanong kita, tinanggap mo naman sa Tenets of Faith, na meron talaga dito footstool, cursey. Oh, napakaliwanag, it's footstool, cursey, extends over the heavens and the earth. Sa commentary ni Dr. Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin, sabi niya, quoting Ibn Abbas, another scholar din, Muslim scholar, puro tinututulan mo eh, radiyallahu anhu, stated, the cursey is the place of the feet of Allah, capital F, feet. Allah has real feet. Meron talagang tunay na paa si Allah. Kahit pasabihin mo hindi yan paas ng tao, at least may paa talaga si Allah. Tapos sabi mo, hindi mo tanggapin. Sabi mo, Brother Alvin, hindi yan paa na tulad ng tao. Ay, sinabi ko ba paa ng tao? Sinabi ko, tunay na paa. Letra po letra. Kung tanggapin mo yan, meron talagang paa si Allah. O, huwag mong tutulan. Kay kalaban mo naman dito, dalawa namang Muslim scholar, Ibn Salih. O sa page 17, napakaliwanag dito. Dito sa unahan, no? Basahin natin ito, footstool, sa pahina 54-55, ito naman ang nakasulat. Pahina 54-55. Basahin natin. Napakaliwanag dito. Page 24-25. Further attributes of Allah. Imam Al-Tirmidhi states,
We believe that Allah the Exalted has a noble and majestic face, capital F, may mukha talaga. Quoting Surah Ar-Rahman 55:27. And there will remain, capital F, face of your Lord, Rabbi, Lord, possessing majesty and honor. O meron talagang real face, sabi ni Imam Al-Timidri. Madmusib, hindi ko sinabi tao to, pero meron talagang mukha eh, real talaga. Pag real, meron talaga real, hindi yan na real na invisible o real na hindi talaga totoo. O paano na yun yan, Madmusib, may mukha na, may paapa. O dito sa page 25, we believe that Allah the Exalted, hindi mo to na pasubalian, hindi mo to na ribat. Oh, we believe that Allah the Exalted has two generous and great hands, capital H. No, both his hands are wide open. He spends how he pleases. Quoting Surah Al-Maidah 5, verse ayat 64. Oh, napakaliwanag. Allah has real hands. napakaliwanag. Totoo talaga na may kamay si Allah. Totoo na may mukha na totoo. Totoo na may paa si Allah. O paano na yan ngayon, Mushib? We believe that Allah has two real eyes. Tunay at totoo na mata, capital E, eyes, due to Allah, the exalted statement. Quoting Surah Hud 11:37 of the Quran, build the ark, sabi ni Allah, under our eyes as we reveal. Hud 11:37, Allah has two real eyes. Ayan, Mushib, hindi mo yan napasubalian, hindi mo natutulan. Ngayon sa Surah 19:20, the sun is a gift from Allah to Maryam. So hindi pa napunta kay Maryam sa tiyan niya, may gift na si Allah. Napakaliwanag dyan, Brad Busib, kahit sa Arabic, basahin mo yan. Ang anak, hindi pa muna doon sa tiyan ni Maryam, naging gift na ni Allah. Natural, kung gift o regalo, galing yan sa nagbibigay ng regalo. Halimbawa, Musib, bibigyan kita ng regalo na Quran. O saan lang galing ang Quran? Sa'yo o sa akin? Eh sa akin, binigay ko sa'yo, kaya nandyan na ngayon sa'yo. Napakaliwanag dyan, ibin Allah yan. Kaya tama ang John 3:16, tapos kalima to Allah, hindi magbubulaan si Jesus, si Kristo, Isa Almasih sa John 1:1, kasi salita siya na Allah, pagsabi ng kanyang salita, John 1:1, kalima to Allah is Allah, the word was God. Totoo yan kasi salita niya yan. John 1:1, salita yan ni Isa Almasih, the kalima to Allah. Sabi sa kalima to Allah sa Injil, John 1:1, the word was God, the kalima to Allah is Allah. Tama yung ibin Allah. Surah 19:20, John 1:1. O yung Espiritu din from His domain. Surah 17:85. O, napakaliwanag dyan. So, Mushib, grabe na to ang nabigay ko sa'yo. Sana magbago ka ng isip. Kung balik Islam ka man, bumalik ka na pagkakatoliko, Brad Mushib. Kaya maliwanag dito sa talakayan natin ngayon. O, dito pa, Brad Mushib. Yung mga persons sa Allah, hindi mo to na tutulan kanina eh. Doon ka sa Biblia na bumanat eh. Wala naman akong tindig na Biblia, Brad Mushib. Nakalimutan mo siguro ang topic natin, hindi Bible at Quran. Ang topic natin, sinong nagtuturo ng tunay na Diyos? Ang Katoliko ba na Kristiyano o kayong mga Muslim? O dito, hindi mo natutulan ha? Abu Zakaria, palang kontra mo na si Abu Zakaria. Narinig mo ito, yung debate namin ni Daud. Parang ikaw din, bias ka na kay Abu Zakaria eh. Parang hindi na tumuslim si Abu Zakaria. Kung magkita kayo ni tumuslim sa masjid nyo, sigurado ito ang papakinggan eh, hindi ikaw eh. The Eternal Challenge, A Journey Through the Miraculous Quran by Abu Zakaria, page 83. Quoting Surah chapter 108. Oh, sabi dito, indeed, sabi ni Allah, we have granted you, O Muhammad, Al-Kautar, the abundance. So pray to your Lord and sacrifice to Him alone. Indeed, your enemy is the one cut off. Surah chapter 108 of the Quran. Sabi dito ni Dr. Abu Zakaria, as a Muslim scholar, PhD, in this chapter, chapter 108 of the Quran, there is a clear change from the first person plural we. O first person plural, hindi naman sinabi walang person, tapos walang plural. Ang plural, hindi yan majesty lang, Brad Mushib, mga Muslim, kundi person din plural, we, shifting to the another naman, second person singular, your Lord. O, second person daw, your Lord. Tapos natulan mo yan, letra po letra yan na sabi ni Dr. Abu Zakaria, wala namang tumutuloy itong mga Muslim eh. Narinig mo ba na si Abu Zakaria, ibinili ito ng mga Muslim eh, na libro kasi standard to, The Eternal Challenge by Dr. Abu Zakaria.
Tapos ngayon, parang lumalabas, kinukontra mo na yata si Abu Zakaria, parang ipatunog mo na sa akin lang to. Hindi to sa akin, bumili ka dito, Musim. Kahit i-photoshoot ko to, i-forward ko sa'yo sa chat box. Wala talaga kayo sinabi bro. Dito eh. Hindi, may one time minute na, pa ko. Na. May one minute pa ko mag-retour. Okay. May ano ko dito, monitor. Last one minute. Okay. Oh, salamat. Hindi, may monitor ako dito eh. Ano ka nga, maigsi pa nga eh. One minute na lang is moderator. Dito sa akin. Time ka na rin dito sa akin. Hindi, may monitor ako 1 minute. Ikaw talaga, Musib. Sinakyan mo naman ang moderator eh. Sige, 1 minute. One minute na lang. 45 seconds na lang. Inubos mo eh. Oh, napakaliwanag. The first person plural we. A Muslim scholar to. O sinong papaliwalaan namin? Ikaw o si Dr. Abu Zakaria? Man, may 10 seconds ba? The second person, your lord. Napakaliwanag person, hindi majesty, letra po letra. Maraming salamat at I'm ready na, Miss Moderator, for that 10 minutes cross. Mayroon akong monitor dito. Okay. Okay, pasok, Mr. Moshib, sa cross-examination. Ilang minuto? You, Mr. 10 minutes, Mr. Moshib, 10 minutes. Okay. 10 minutes, 10 minutes cross. Okay, first question sa'yo, bro. Ano ang Arabic word under question sa Sura 1785, kung alam mo? Binasa mo nga kanina. Ano ang Arabic word under question sa Sura 1785, kung alam mo? Kasi nagko-question ko, dapat alam mo ang Arabic word nito. Ang English ano, alam ang mo, pinano ko. Sinabi alam mo ang Arabic word nito? Oo, hindi. Lesa po na hindi ko alam, pero binasa mo kanina. Okay, ang question salamat. Dito, ang English translation ko kay Mama Jukpikta, dapat tanggapin mo at kay Dr. ano, itong scholar salamat. Niyo. Salamat. Sa Tenets time, of Islam, Sheikh question. Muhammad time. Ibn Sali Utaymin. Okay, time. Next question, Masrib. Okay, salamat. Hindi mo pala alam. Number 2 question. Noong unang debate natin, ang sinabi mo noong first debate natin, baby pa lang si Ismael below 5 years old. Hindi pa marunong gumapang nung pinalang. Moderator, iba yung tema. Objection, Biblia yun at Quran. Ito tema, na yung Diyos. God tayo tema. Ngayon. Miss Moderator, paki-rule out. Kasi ibang topic yun eh. Ibang debate yun eh. Sandali, Mr. Musrib. Nakaraan na yun. Yung ngayon lang. Nakaraan na yun eh. Natin topic. Yung latag ko okay. Sa Diyos. Ganito ang ano natin. Kasi ang basihan ninyo ng Trinity ay Biblia. Ngayon, yes. Suriin natin ang katotohanan ng Biblia. Kapag ito ay nagsinungaling, pag ito ay may mali, question, hindi natin pwedeng patiwalaan naman ito. Question. Ang question ko sa iyo, ilang taong gulang si Ismael nung siya ay pinalayas ayon sa Biblia mo? Ni-roll out ka na ng moderator. Miss Moderator, lumaban na sa'yo. Ni-roll out mo eh. Ibang topic yun, ibang debate. Miss Moderator, lumaban sa'yo eh sa decision mo. Mr. Musrib, ibang question na lang. Next question ka, huwag yan. Huwag yan, sabi ng moderator eh. To the topic. Hindi ambilong to the topic, bro. Yes. Hindi, so, ni-roll out ka na ibang topic mo. Yun. Tapos na yun, nag-debate natin. So, dito tayo sa tema. Huwag kang tumawa, nag-roll out ng moderator. Irespeto mo, moderator. Wala ka ng bala. No side comment. Dito sa topic. No side comment. Next question. Masrib, please, okay. Maubos oras mo, bro. Ayon sa aral mo... Isang Diyos at may tatlong persona, Ama, Anak at Holy Spirit. Tanong, ang Ama, Anak at Holy Spirit ba ay pangalan o titulo? Pangalan, Mateo 28:19, binyagan niyo sila sa pangalan, hindi titulo ha, pangalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Isa lang pangalan, Ama, Anak at Espiritu Santo, Mateo 28:19. So isang pangalan lang ba ang Ama, Anak at Holy Spirit kung pangalan sila? Isa nga eh, sabi ko nga sa iyo, Mateo 28:19, binyagan niyo sila sa pangalan, hindi sa mga pangalan. Ano yon? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi isang Diyos yun sa aming Katoliko, 1 John 5:7-8. For there are three that are record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Unang 1:5-7-8. Anong pangalan na yon? Ha? Anong pangalan na yon? Ama, Anak, at Holy Spirit, pangalan ba? Yes. Linawin mo lang, bro. Yes. Okay. The Father is name, Matthew 6:9. Our Father, who art in heaven, holy be your name.
The Son is also a name, Luke 1:35. Maglatag ka nga. The Son is also a name, Luke 1:35. He shall be called a son. Next question, bro, Musrib. Time, next question. Magtatag ka nga ng isang talata, bro, kung sino ang nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Oh, sila Pedro. Gawa 2:38. Kailangan kayo magsisi at pagbinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo, ang Anak, para matanggap niyo ang kaloob ng Diyos, ibig sabihin ng Ama, na walang iba kundi ang Espiritu Santo. Gawa 2:38-39. O, nabigyan ka na kita, Musib. Next question, kaya maubos ang oras mo. Sayang. Walang binanggit, Ama, Espiritu Santo. Walang nagbautismo na sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Question lang, no side comments, Ms. Moderator. Question, Mr. Musib, question ka. Tatanggapin mo ba na walang nagbautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Tanggapin mo o hindi? Hindi ko tatanggapin kasi binigyan kita ng talata. Magpabinyag okay. Kayo sa pangalan ng Anak, Jesucristo, para matanggap nyo ang kaloob ng Diyos, ibig sabihin ng Ama, na walang iba kundi ang Espiritu Santo. O yan na, kompleto eh. Gawa 2:38, binigyan yan. Kompleto, may Anak, sige. May Ama at may Espiritu Santo. Ikaw nagkamali. Tatag natin namaya yan. No side comment, please. Next question, Mr. Musrib. Musrib, andiyan ka pa? Sa Bible ay man at son of man ang tawag ni Jesus sa sarili niya. Kung literal na anak siya ng Diyos, bakit na tinawag man, taong lalaki ang ama niya, gayong son of woman siya, gaya ng tawag ng Quran sa kanya? Tama ang tawagin niyang man ang ama niyang Diyos o mali? Mali, o hindi na tinawag ang tatay niya na ama, Diyos nga lang ang ama eh. Sa sura 19:19-20, naging tao na siya kasi ibinigay na ang anak mula kay Allah, kay Maryam. Kaya nang nagbuntis si Maryam kay Isa al-Masih, naging tao time, na si ang anak ni Allah. Time, next question, Muslim. Salamat at tinanggap mong mali. Number. Okay. Kung ang hiwalay ba ang Espiritu ng Diyos sa persona niya? Oo o hindi? Hindi hiwalay sa pagka-Diyos. Sura 17:85. Hindi hiwalay. Part of Allah, kay third person. O sabi ni Abu Zakaria, plurality of persons. Napakaliwanag. May third person dito. Page 83. Hindi mo natutulan eh. O second person yung Lord, yung Anak. Third person yung Holy Spirit. So kung hindi hiwalay, kung gayon, mali ang Trinity ninyo. Ang tao ay may katawan, Espiritu at ang sasalita rin, ngunit isa lang ang persona ng tao. Hindi ba? Hindi po mali ang Trinity. Kasi the Father is the whole God. The Son is also the whole God. The Holy Spirit is also the whole God. Three persons in one God. Isa lang ang Diyos. Ang persona yung magka-distinct. Sura 17:85, ang Espiritu ni Allah, siya din yun. Musrib, next question. Okay. Hello, Musrib. Ayon sa Biblia, Quran ay tao at anak ng tao si Jesus. Tanong, sang-ayon ka ba na tao lang ang ng isang persona ni Jesus? O hindi? Please repeat the question, kahit putol-putol ang pagdating mo dito, Musrib. Okay. Pakilakasan ang question mo, Musrib. Pakirepeat. Tao at anak ng tao si Jesus. Tanong, sang-ayon ka ba na tao lang ang nag-iisang persona ni Jesus? Oo, hindi. Hindi, kasi hindi pa siya naging tao. Binigay pa siya ni regalo ni Allah mula kay Allah. Hindi pa na-conceive sa tiyan ni Mama Mary. Sura 19:19-20. Persona na siya ng anak. Ibn Allah, the Kalimatu Allah is already pre-existent. Kalimatu Allah, Ru Allah, and then the Ibn Allah, the Son of Allah, the Spirit of Allah, and the Word of Allah, John 1:1 is also Allah. Time. Hello. Question. Nalangin at sumamba sa kanilang ina ni Jesus, meron o wala? Pakirepeat, putol-putol, Musib, pakirepeat sa tanong. Moderator, pwede paki-request na ulit, bro, Musrib, paki-ulit ng tanong mo. Paki-ulit ng tanong, bro.
Kung Diyos si Jesus at Holy Spirit kumamba sa kanila ang ina ni meron bang mababasa na nagpatira pa na nalangin at sumamba sa kanilang ina ni Jesus? Meron o wala? Sagot ko, wala mababasa, pero hindi ibig sabihin na kung hindi magpatira pa at sumamba, hindi na Diyos agad. Palasi of non sequitur, it does not follow. Palasi of assumption non probata, you assume something which is not proved. Hello? Wala. Oh, pero it does not prove that he is not God. Wala. Next, okay. Next question. Kasi putol eh. Last 2 minutes, Mushib. Last 2 minutes. Okay. Okay, last 2 minutes. Sabi ni Jesus sa John 20:17 at Matthew 27:46. Nawawala ka, bro. Si Jesus ay may Diyos. May Diyos ba ang Diyos? Naputol yung linya mo, bro. Putol-putol eh. Kaya nga, moderator, putol-putol. Oh, putol-putol. Mushib, putol-putol ka eh. Patuloy mo, Mushib. Patuloy mo. Dali kay may two question ka pa lang yata nalalabi. Hello, bro. May Diyos ba ang Diyos? Ah, siyempre, ang ama nga, kinikilala na anak na Diyos. Hebrews 1:8, thy throne, O God, about the Son. Meron o wala? God said, thy throne, O God. Meron. Pero hindi ibig sabihin, hindi na Diyos. Kasi ang ama, kumilala sa anak, Hebrews 1:8-10. About the Son, the God said, thy throne, O God, is forever and ever. In verse 10, in Hebrews chapter 1, thou, O Lord, has created the heavens and earth. Time. Next question, Muslim. So sinama ba ng Diyos na yun ang Diyos sabi niya? Sabi niya, hindi sambahin kasi Diyos nga eh. Katulad din ng Diyos na Ama. So level sila, pag equal, hindi mo sambahin ang kapwa mo na persona. Psalms 2:6-7, sabi ng Ama, inilagay ko si Isa Almasih na aking hari. Tinawag niya na Panginoon, Hebrews 1:10. Tinawag na Diyos niya sa Hebrews 1:8. So bakit sinamba ni Jesus ang Diyos Ama? Kasi naging tao siya, para modelo siya. Kasi sinamba ng anak ng tao, ang Ama. Kasi naging tao siya eh. Tulad natin mga tao, he is our model, the new Adam, nandiyan yan sa Quran. Si Jesus ang Adam na bago, na sumambas Allah. So saan sinamba ni Jesus? Last question na Mushib, kay wala na, 30 seconds ka na lang. Okay. Putol-putol, moderator. Putol-putol, pakiulit. Ulitin mo, bro Mushib. Ulitin mo. Mahina signal. Oh, putol-putol. Saan mababasa sinamba ni Jesus ang Holy Spirit? Saan ang Holy Spirit? Na. O third person of the Blessed Trinity. Saan mababasa sinamba ni Jesus ang Holy Spirit? Hindi nga sambahin kasi ng persona, magka-Diyos sila eh. Isa lang sila, 1 John 5:7-8, pero tinawag na Diyos sa salita ni Jesus. Kalima to Allah, 5:3-4 sa gawa ng mga apostol, salita yan ni Jesus. Holy Spirit is God, letra po letra. Spirit of Allah, Ruh Allah, Soso Allah. Time na. Naubos na ang cross examination. Wala na tayong oras sa cross examination. Ngayon, dakot na tayo sa conclusion. Conclusion, 5 minutes. Ano pa ako? 5 minutes, conclusion. Rebuttal pa ako. May rebuttal ka pa pala. 10 minutes, go ahead. 10 minutes. Diba? Okay, sige. 11:13 ka matapos. Okay. Start ka na. Okay, maraming salamat. Tinanong kita, bro. Sabi ko, saan mababasa sinamba ni Jesus ang Holy Spirit? Kasi sabi mo, kaya sinamba ni Jesus ang Diyos Ama dahil tao siya. Ngayon, sabi mo, si Holy Spirit ay kapantay ng Diyos, Diyos din. So, bakit hindi sinamba ng Diyos ng taong Jesus ang Holy Spirit? Ibig sabihin, hindi Diyos si Holy Spirit. Kaya hindi niya sinamba. Lumilitaw, nabawasan yung Trinity mo, naging isa. Naging dalawa na lang. Ngayon, saan mababasa na sinamba ni Jesus ang Diyos na Jesus? Walang mababasa. Dahil ang payo ni Jesus, ang utos ni Jesus, sambahin ang Ama na nasa langit. Hindi niya sinabi, sambahin ang Diyos Anak, sambahin ang Diyos Holy Spirit. Hindi niya sinabi. Kaya maling-mali ang Trinity ng mga RCC. Okay. Ang tanong ko sa iyo, kung Diyos si Jesus at Holy Spirit, meron bang mababasa na nagpatira pa, nalalangin at sumamba sa kanilang ina ni Jesus? Ang sagot mo ay wala. So, papaano mo masasabi na ang babaeng kinasihan ng Diyos,
kinaluluguran ng Diyos dahil sa kanyang takot sa Diyos, dahil sa kanyang katwiran, ay hindi sumamba sa Diyos. Eh hindi sumamba sa Diyos. So ito ay salungat ang mga aral ng mga RCC, ano, mga kaibigan. Dahil kung tunay na Diyos si Jesus at saka Holy Spirit, at kung tunay na nangaral si Jesus ng Trinity na inintroduce niya sa mga tao ang pagka-Diyos ng Holy Spirit at sa kanyang at pagka-Diyos niya, dapat ang unang-unang sa sumamba sa kanya ay ang kanyang nanay. Dahil higit kaninumang tao ay walang mas nakakaalam kesa nanay ni Jesus tungkol sa kalagayan ni Jesus. Dahil si Maria po, ang nanay ni Jesus, ang kauna-unahang taong dinalhan ng magandang balita ng Diyos at ng Holy Spirit na si Angel Gabriel. Siya ang sinabihan tungkol sa kalagayan ni Jesus kung ano siya. So kung tunay na Diyos si Jesus, dapat ang kauna-unahang taong sasamba sa kanya ay ang matakutin sa Diyos na kinaluluguran ng Diyos na si Maria na ina ni Jesus. Katunayan na hindi Diyos si Jesus at ang Holy Spirit ay hindi, wala po tayong mababasa sa Biblia na inamin naman ng ating katunggali na walang mababasang ganon. Nagtanong pa ako sa kanya, si Jesus ay nagpatira pa na nalangin at humingi ng tulong sa Diyos Ama. Meron bang mababasa nagpatira pa at nalangin si Jesus sa Holy Spirit? Ang sabi niya, wala. Ang sabi niya, wala. So, ibig sabihin, si Holy Spirit ay hindi Diyos. Dahil hindi nagpatira pa at sumamba si Jesus sa kanya. So, muli, wasak na naman ang Trinity ng mga Katoliko. Nagtanong pa ako sa kanya, ayon sa Biblia at Quran, ay tao at anak ng tao si Jesus. Sabi ko sa kanya, sang-ayon ka ba na tao lang ang nag-iisang persona ni Jesus? Ang sabi hello. Ito po ay salungat sa mismong sinabi ni Jesus. Sa John 8:40, ang sabi ni Jesus, ako ay tao. At nang si Jesus ay nasa langit na, ano pa ang turing ng mga pro, anong mga disipulo sa kanya sa Acts 20. So, habang dito si Jesus, ang sabi niya sa kanyang sarili siya ay anak ng tao, ay a son of a man and a, I am a man and a son of a man. Son of a man. So paano naging sa Quran si Jesus ay anak ng babae, anak ni Maria. Hindi sinabi siya ay anak ng lalaki, ng taong lalaki, hindi. Tapi pero sa Biblia, tinawag si Jesus, sarili niya mismo ang tumawag sa kanyang sarili na siya ay son of a man. Anak ng lalaki. So ito po ay mali. Dahil kahit kailan si Jesus ay hindi nagkaroon ng ama na tao. Okay. Nagtanong pa ako sa kanya kung Diyos si Jesus at Holy Spirit, kapantay nila ang Diyos? At kapantay nila ang Diyos, Ama. Bakit hindi nila alam kung kailan ang last hour? Ang sabi niya, alam nila. Ang sabi ko, alam ba nila o hindi? Sabi nila, alam daw nila. Pinapalabas ng aking katunggali na nagsisinungaling si Jesus sa sinabi niya na walang nakakaalam liban sa Diyos Ama. So, ano pa? Tinanong ko rin siya. Dahil ginigiit niya yung Sura 17 verse 85. Nakaparte daw ng Diyos ang Holy Spirit. Tanong ko sa kanya, ano ang Arabic
word under question sa Surah 1785, hindi po niya alam. So, paano ka magko-question sa Arab, sa Quran na sa mga bagay hindi mo alam? Kung hindi mo pala alam, bakit ka nagko-question? Okay? So, ang tanong ko pa sa kanya, hiwalay ba ang espiritu ng Diyos sa persona niya? Last 2 minutes, Bar Musib, last 2 minutes. Sabi, uy, parang ikaw ng moderator ah. Ang sabi niya, hindi, may monitor ako dito. May timer siya eh. Oo, may timer ako eh. Hiwalay ang espiritu ng Diyos sa persona niya. So, kung ganon, kung hindi pala hiwalay, kung gayon, mali ang Trinity ninyo. Ang tao ay may katawan, espiritu at nagsasalita rin, ngunit isa lang ang espiritu ng tao. Hindi tatlo. Liban dyan, ayon sa John 16:13, sinugo daw ni Jesus ang Holy Spirit. So kung gayon, sinugo ng Diyos ni Jesus ang kanyang ama na hindi hiwalay ang espiritu, na iisa ang espiritu nila at ang Diyos. Sinugo niya ang kanyang Diyos. Lumalabas na si Jesus ay mas dakila kaysa Diyos. Ngayong sinabi niya sa aklat ng Juan, ang Diyos ay mas dakila kaysa sa kanya. So salungatan po ang aral ng Katoliko. Ang tanong ko pa sa kanya, isa lang ba ang Holy Spirit at Diyos Ama? Sabi niya, iisa. Ngayon, kung iisa, kung gayon, ang Diyos Ama pala ay suguin ni Jesus. Diyan, sa John 16:13, lalabas na mas dakila si Jesus kaysa Ama na nagsugo sa kanya. Kung gayon, sinalungat ni Jesus ang sinabi niya na sugo ng Diyos Ama at mas dakila ang Ama kaysa sa kanya. Saan pa? 30 seconds. Okay. Sabi ko, ko ay kwal, ko ay tena at magkasabay ba umiral ang tatlong persona ng Diyos? Ang sabi niya, oo. So kung paano naging ama ng isang kaedad, paano naging ama ng isa ang kaedad niya? Saan ka kumuha ng definition magkasing edad ang ama at ang anak? Hindi pa po nagawang aklat na nagsasabing magkasabay umiral ang ama at ang anak. Kahit saan lupalop ng daigdig kayo magpunta, hindi kayo magkakatagpo ng baluktot na aral nyo, mga kapatid na RCC. Ang lahat ng tao bukod kay Adan at Eva ay binuo mula sa sinapupunan ng kanilang mga magulang. Subalit kahit kailan walang makapagsasabi magkasing edad ang anak at magulang niya. Pandaraya na lang po sa sarili ang kanyang baluktot na katwiran. So sabi ko pa, kung Diyos si Jesus ay sobrevive at kapantay nila ang Diyos, ama, bakit hindi nila alam? Ito. Time na, Mushib. Okay. Time na. Okay. Cross-examine na tayo, 10 minutes. Okay, dako na tayo sa cross-examination. Dako na po sa cross-examination, Bro Alvin. You may start now. Oo, nang tanong ko, Bro Mushib. Yung espiritu mo at kaluluwa mo, espiritu at kaluluwa ni Mushib, ikaw yun, Mushib, o hindi? Yes or no? Ako yun. Isang persona lang. Salamat. Kami. Okay. So pagsabi na, Ruh Allah, Espiritu ni Allah, si Allah yun o hindi? Yes or no? Ano ang tinutukoy na Ruh Allah? Si Isa Al-Masih? Holy Spirit. Ruh Allah? Holy Spirit muna. Holy Spirit muna. Ruh Allah. Ang ibig sabihin ng Bro Alvin, Ruhullah, the spirit na ginawa ni Allah ayon sa Quran. Ang sa moderator, ang ibig sabihin ng Ruhullah ay espiritu ni Allah. Yes or no muna? Musrib, sagot muna na yes or no, then paliwanag. Oo. Ulit ang tanong, Bad Musrib. Pakiulit nga ang tanong, pakiulit. Kiulit mo ang tanong mo. Oo, hindi mo nasagot ng yes or no katugot. Sa Surah 16:102, Ruh Allah is the spirit of Allah. Siya yun ang espiritu ni Allah mismo o hindi? Yes or no? Ang ibig sabihin ng Ruhullah, yun ay espiritu. Yes or no muna? Sagot muna ng yes, Musrib. Badin. Moderator? Dami lang violation to. Yes or no muna, nabugol din ako.
Yes, daw. Maraming salamat. Ang ruhullah ay espiritu na nilikha ni Allah, ruhullah. Okay. Yes ka, di ba espiritu na Allah si Allah mismo? Yes ka. Saan ngayon ang tunay mo si ang espiritu na Allah? Nagsabi ka yes. Talata, bro. O hindi, ang espiritu ni Allah, hindi si Allah. Saan na sa dalawa ngayon? Alam mo, sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Anong tanong mo? O, makinig ka sa tanong. Inamin mo ngayon na yes. Tapos ngayon, mamawi ka na hindi naman pala si Allah ang espiritu. Saan ngayon ang tunay na sabi mo? Espiritu na Allah, si Allah mismo, ang Ru Allah? O ang sabi mo ngayon, nga hindi, nilikha lang ang espiritu ni Allah. Saan ang sa dalawa? Saan ang mali? Ang ruhu na binabanggit dyan, alam ko yung talatang sinasabi mo, pero banggitin mo. Ang ruhu na sinasabi dyan ay nilikha ni Allah, ruhullah. Si Isa ay ruhullah. Nilikha ni Allah. Kaya mali. Sunod na tanong, kaya mali ka sa pag-amin mo na ang Ruh Allah, si Allah mismo, nag-yes ka eh. Walang sinabi. Nag-yes ka bago lang. Si Allah ay espiritu, walang sinabi. Wala kong sinasabi. So nagkamali ka. Nagkamali ka nang sinabi mo, yes, ang Ruh Allah, si Allah mismo. Sige, next hindi question, kay parang di niya naunawaan yung question mo eh. Merong kasing tinutumbok si Alvin. Yung talata na tinutumbok si Jesus ba? Isa almasi? Magsisinungaling? Magbubulaan? Hindi. Ayon sa Biblia, nagsinungaling si Jesus. Yes. Bakit? Hindi pa ako nagtatanong. Sa Matthew 16, 17-20, sa Jesus ang matuklaw ng ahas at umiinom ng laso na hindi maano, marami ng pari at pastor na namatay dahil sa laso na tahas. Dahil kaya at sinungaling si Jesus ayon sa Biblia. Question. Sa Biblia mo yan. Mabasa naman moderator. Moderator. Ano yan? Putol-putol ka, bro Alvin. Pakisaway. Putol-putol ka, bro. Di ka maintindihan. Tanungan ito eh. Baba muna at babalik ka, bro. Hindi ka maintindihan, bro. Hindi ka maintindihan namin.